for a prayer. For the soul of our former co-teacher, Emma Moreno, in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, in your hands, O Lord, we humbly entrust our sister, Emma Moreno. In this life, we embrace her with your tender love. Deliver her from now from every evil and bid her internal rest. The old order has passed away. Welcome her into paradise, where there will be no sorrow, no weeping or pain, but fullness of peace and joy. With your Son and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Eds. Hello, Mama Eileen. Hi. Sorry. Yeah, I know it's hard to shift from crying, pero kailangan natin magpatuloy kung nasaan mang si Ma'am Emma ngayon. I know nasa kaminita na at Panginoon. So, MLQHS afternoon po sa lahat ng ating mga kapwa-guro. Mama Eileen. Yes, good morning. Good afternoon. Magandang araw po. Sorry, medyo nag-emotional. Okay. So today we're going to have our part 2 of the session 2, no? Kasi last Wednesday, we had part 1. Okay? So kamusta naman, Ma'am Eds? Okay naman, ma'am. So, naka-survive tayo sa first day o first part natin. Now, continue natin ngayong araw. Okay. So, before we start, I would like to announce the reminders again for this session. So, don't forget to take screenshots and selfies while having our session proper. And also, don't forget to post anonymously. Ibig sabihin, dapat kilala yung nag-post, no? So that we can easily identify the participants who posted already. Then, abangan natin yung links later para sa attendance and output na hihingin sa atin ni Sir Rainier, which will be announced at the last part of the program. Also, para sa mga hindi pa po nakatanggap at saka hindi makakatanggap ng certificate sa email nila, don't worry kasi po ipopost po natin yung mga certificates nyo. Then, last time, Ma'am Eds, sinabi na natin yung code, no, for the attendance. Yeah. And evaluation. Ulitin natin ngayon ang code po natin. Joy Ragas, walang space. Yung J ay capitalized at saka yung R capitalized. Okay, yes. Po, ayan po. Naka-flash po sa screen. Don't forget, pakitandaan po. So, Ma'am Eds? Okay, thank you, partner, for today's reminder. Smile ka na. And at this moment, I believe that we are all excited for the continuation of our session about the G Suites. But before we move on, let us listen to a recap of the session 2, part 1. Which will be delivered to us by one of the charming single ladies of MLQHS, Hazel Pinares. Amazing. Hello po. Good afternoon, teachers. Hello. Hello po. Good afternoon, Ma'am Gundran. Hello? Naririnig niyo po ba ako? Hello po. Yes po. Naririnig niyo po ba ako? Opo, ma'am. Yes, ma'am. We can hear you, ma'am. So, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay po. I will going to share. Okay po. Mag-i-share ko lang po sa inyo yung slides ko po. Wait po ah. Parang naglulo. Hello, good afternoon po. Okay, ma'am. Wala pa po ba kayong nakikita? Wala pa, ma'am.
Wala pa po. Ano bang nangyari dito? Ayan po. Kagandahan mo lang, ma'am. Ay, so... Okay po, baka hindi na po talaga siya mag... Sige na po. Tumahol na. Sayang yung slides na pre-prepare ko. Ang gaganda nyo pa naman doon. Okay, wait lang po again. Okay, so good afternoon, teachers. Good afternoon, Ma'am Gundran. Our second day of INSET was held last Wednesday, July 8, 2020. The program was hosted by Miss Evelyn Leones and Miss Aileen Alejo. The program started with a nationalistic song through an audiovisual presentation of Makabayan song entitled Ako Ay Pilipino, followed by a song prayer, You Are My All in All. After that, Sir Jose Marie D. Casis recapitulated the highlights of the first day of INSET. The day two session speaker is the energetic, very humble, and multi-awarded in the field of teaching and one of the prides of MLQHS, our very own Sir Rainier Garcia de Jesus. He played an AVP for a quick introduction of G Suite Education Core services, including the following: Google Classroom, Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Sites, Google Hangouts. For the preliminary activities, he asked the participants to join and answer the 12-item questions on joinmyquiz.com. Luckily, the top three winners were Ms. Vim Asni, Ma'am J. Cruz for the second place, and Sir Ian for the third spot. For the next activity was the Google Jamboard. It is an interactive board that employs collaboration. For the session proper, he discussed its topic outline about Google Drive. Hello, mukhang nagka-problema po yata sa network ni Ma'am Hazel. Mm-hmm. So, Ma'am Hazel, nakabalik ka na po ba? Mukhang wala pa yata, ma'am. So, meron ba tayong ibang maya-announce? Hello po. Yeah, hello, Ma'am Hazel. Kau na pa yan. Sorry po. Nawala ako sa lahat. Nawala yung ano ko. Okay, ma'am. Sige, diretso mo na lang po. Okay po. So, magko-continue na po ako. Wait lang. Paano ko ba ito isasabit? Sige po. I-off ko na lang yung camera ko. Next po. Sana ako. Next activity was the mintimeter.com. The questions are, what is your digital classification? Are you a digital native or a digital immigrant? We found out that majority of MLQHS teachers are digital natives, in which this can be considered as an advantage, especially this new normal situation. And of course, for the teachers that are digital immigrants who are willing to learn and adapt to the trend to the digital world. Number two questions, how do you feel the new normal workplace set up now? It is overwhelming to know that 3% of the teachers are very confident and 77% is somewhat confident to teach and impart knowledge in this digital world. Next, he discussed the Google Drive. He teach us how to get to the website, its important features, and familiarization of the parts and uses of Google Drive. Next is concerns raised after the discussion, and that's how session two ended. That would be all, teachers. Thank you, and God bless everyone.
Hello po. Hello. Teka lang ha. Yan. Narinig ba ako? Naka-mute pala ako. So thank you very much, Ma'am Hazel, for the recap. And now I know we are all excited to continue the part 2 of our previous topic, no? So ladies and gentlemen, I am very pleased to give the floor to our multi-talented and multi-skilled speaker. Grabe, yung binasa ko last time na mga achievements niya, parang mala-master teacher na yung dating niya, no? So let us welcome again, Mr. Rainier De Jesus. Okay, MLQHS, good morning. Dr. Gundran, good morning. Good afternoon. Ay, good afternoon po pala. And then to our master teachers po, good afternoon din po sa ating mga head teachers, sa ating mga MCs, at sa ating 156 webinar attendees. Maraming salamat po sa inyong pagtiyaga at pag-load para sa ating webinar. So, we will continue our discussion, our G Suite for Education Part 2. So, may I share my screen for a while lang po? Okay. So, kumusta na po kayo? Ito na po yung ating last day for my presentation. So, this is, again, G Suite for Education Part 2. Okay po. So, let's have the webinar flow as protocol po natin. So, we will be having our collaborative activity for the next 10 minutes. And then, medyo mabilisan lang pong recap, like sa na-discuss ko po 2 days ago. And then we will continue our Google Drive discussion for intensive webinar. And I will be discussing also about Google Classroom. Next, we will be having some G Suite checkpoints during webinar proper. And ito po yung medyo mas essential because I will be posting webinar output alerts that will be important, lalo na kapag tayo po ay magsasubmit na po ng ating output. At kailangan ko po kayong i-guide one by one para hindi po tayo nalaleft behind. Kasi ang gusto ko po sa ating webinar ay kahit hindi po tayo masyadong digitally native, katulad na nabanggit kanina ni Ma'am Hazen, kahit tayo po ay nasa webinar na tinatawag na digital immigrant, magiging seamless po yung ating pagkatuto sa ating webinar today. And then, kung meron po punta, we will wrap up the 2-day webinar na diniscuss ko po sa inyo. Okay? So let's have the collaborative activity. I hope magiging, ano na po ito, no? Magiging effective na kasi nabuksan ko na po kasi yung settings, kaya hindi po natin na asikaso po last time. So this will be your collaborative activity. So I want you to open your browser. So you may use your smartphones or laptop. Ito na po yung binanggit ko sa ating group chat, no, na pwede tayong gumamit ng browser using smartphone and laptop. Okay? So, now, I want you to use your regular accounts. Kasi sometimes, kapag gumagamit po tayo ng DepEd accounts and then the G Suite accounts, so nagkakaroon po ng restriction pagdating po sa registration sa gagawin nating activity. So you may use your regular Gmail accounts now. Kung naka-sign in po kayo sa ating DepEd accounts, kasi usually yun naman po lagi ginagamit natin, so pwede po kayo mag-sign out o kaya mag-log out muna for a while and then ipasok nyo po yung inyong regular Gmail accounts. Okay po? And then, you're going to type in this link. Pakitulong na lang po mga teachers, pakilagay po sa ating Google Meet chat box para ikiklik na lang po ng ating mga participants. Ayan po. Thank you po, sir. http://tinyurl.com/mlqhsinsetd3. So again, tinyurl.com/mlqhsinsetd3. And then, I want you to tell something about your feelings, your thoughts, and expectations, and your reactions today.
So tignan po natin, no, kung ano po yung laman ng ating account na binigay ko po sa inyong link. Ito po yan. Okay. So as you can see on the screen, ang tawag po natin dito ay Google Jamboard. Google Jamboard is what we call a digital whiteboard, and ito po ay very interactive. Mapapansin niyo po sa ating screen na meron po tayo dito sa upper part yung INSET Day 3. So i-zoom in lang natin. So INSET Day 3. Ayan po. So this is the name of the Jamboard file. And then dito po sa taas, this would be yung ating mga frame bars. Pwede po tayo maglipat-lipat ng frame bars. Depende po kung anong gusto po ni teacher. And then dito po makikita niyo po, ang maganda lang dito ay nagiging anonymous po yung mga gumagawa po diyan sa ating ano po, ano, nakikita niyo yung kulay blue, may mga gumagamit na po. So meron dito mga anonymous users na nakalagay na po dito. We have 44 total viewers. And then, yung share po, ito po yung nangyari 2 days ago na hindi ko po na-open yung share. Parang naka-restricted. Kaya maraming nag-ingi sa akin na parang access po sa restriction. And then, syempre, yung aking account. Now, so, pwede ko po ba muna burahin, teachers? Huwag muna po tayong, ano, wait lang po. Ayun, may mga bata. Ayan na, nadami na ano po. So, erase lang po natin o lipat lang natin ng, ayan. So, pinalitan ko po ng ating Jamboard frame. Now, ang gagawin nyo lang po, teachers, ay i-click nyo po itong sticky note. I-zoom in ko lang po. Sticky note. Ayan, ito po ang part na to. So, pwede ko po kayo gumamit ng sa keyboard, Control, Shift, plus P. So, kapag kiniklik po natin to, so, i-click ko po para for the sake of our webinar. Ayan, lalabas po yung sticky note. So, this sticky note ay pwede po tayong mag-type anything na gusto po natin sabihin. And then, meron siyang features na pwede niyong baguhin po yung color. So, by default, ang kanyang kulay ay yellow. Pwede pong gamitin natin green o yellow-green. Well, siya blue, pink, and orange. So, gamitin ko na lang po yung default na color niya. So, type ko lang po, ano, hello, MLQHS teachers. And then I will click save and then cancel. So yan. Lalabas po ngayon dito yung tinype ko po. Ayan. So mapapansin niyo po meron ng tatlong sticky notes na nakalagay. So ibig sabihin, pwede niyo pong lakihan yung ating sticky notes. Meron po tayong apat dito na placeholder. Ito pong 3 dots na to ay pwede niyo pong edit, duplicate, or delete. Okay? Dito po sa pangalawa, pwede niyo pong i-tilt. Pwede niyo pong i-tilt crosswise, counterclockwise, and clockwise direction. At yung natitirang dalawang placeholder dito, pwede niyo pong lakihan like this. Pwede niyo pong liitan. Tapos pwede niyo po siyang i-overlap. Pero syempre hindi magandang gawain yan dahil syempre meron na pong naglagay doon. So basically adjust na lang po tayo kung saan po natin ilalagay. Sige po, I will give you 5 minutes po sa paggawa ng activity na ito kasi ito po ay isa sa output nating ipapasa later po. So again, pwede po tayong gumamit ulit. Rating ko lang po ng sticky note. Ito po, nasa my left side po ng ating screen. Ayan. Pag-click nyo po yan, may lalabas pong sticky note like this. For the sake of webinar, burahin ko muna to para makita ko po yung mga ng participants. Sige po, I will Rainier, yes po ma'am. Atin lang po ako saglit. May mga messages po, may mga questions po yata tayo sa chat box. Baka. Apo. Sige po, error po. So kapag nagkaka-error, kasi ang sinabi ko po is gamit po tayo ng regular Gmail accounts. So kasi kapag gumamit po tayo ng DepEd accounts saka yung G Suite account, talaga magkaka-problem po ito. So dinisign po ito para sa mga students. Para yung mga bata po na ibibigyan po natin which is ng ganitong access ay lahat naman po ay naka-general po o generic na Gmail accounts. So, kung hindi po makapasok dahil sa dami, nakalagay po ano, regular po Gmail account pero hindi pa rin makapasok, regular account na po. Sige, click ko lang po. So, pag-click natin yung share, lahat naman po ito ay naka-access na po, no? So, ayan po. Change na. Editor naman po, no? So, ibig sabihin,
wala talaga siyang restriction. Pwede mong i-edit lahat o pwede kang maglagay, pwede kang mag lagay ng ano po, sticky note. So, dito po na nakalagay may 40 po tayong 47 total viewers. Pero nakikita ko medyo konti pa lang po yung ano po. Sige po, another 5 minutes po. Ayan, good afternoon MLQHS teachers. So, meron pong konting ano po dito ano na hindi natin makikita kung sino po yung ano kasi anonymous po nga po halos lahat ng nandito sa ating ano po Google Jamboard. Okay, pwede niyo po daw i-refresh yung ano po yung screen. Nandito po tayo sa pangalawang frame. Baka kasi maglagay po ka sa una. Tignan po natin yung una kung meron ba. Ayan, ito pala yung iba na dito sa unang frame. Ayan. So, yun. So, pwede nyo po itong screenshot, no? Kung meron po kayong nilagay dito na inyong sticky note, yung, ano nyo po, very cute na sticky note. Pwede nyo na po siyang i-screenshot kasi kailangan po natin yan isa sa mga outputs po natin. Basta tignan nyo lang po kung saan kayo naglalagay ng sticky note. Kung dito ba sa first frame. So, lipat tayo na second frame. Meron naman din dito. Meron pa bang third frame? Wala, wala. Walang naglalagay. So, siguro dito na lang tayo sa first two frames. Okay? So, ito yung first frame po natin na yung kulay solid blue yung background po. Ayaw po talaga, sabi ni ma'am. Ayaw talaga, sabi ni ma'am. Esme, okay. Error po, too many people viewing the file. Ayun lang. So, I guess hindi naman tayo ganun kadami. Nasa 100 plus lang tayo. Kasi Google Jamboard can accommodate up to 250 rin po para siyang gimmit eh. May natinan nga po kong webinars na thousands po kami na nag-Google Jamboard. Umabot ng 10 frames kasi hindi kinakaya ng isang frame lang. Sige lang po, pakiano na lang po. Pwede po natin itong iwan muna siya na naka-open. So, kung hindi na po magkakaroon ng in-traffic, pwede nyo na po siyang balikan mamaya. Ang maganda lang po sa Google Jamboard, hindi po siya mabura. Unless, buburain ko po kasi ako po yung nag-initiate po ng Google Jamboard. So, I will be allowing you to ano po, complete this activity. Pwede ko pong iwan muna ito at balikan nyo na lang po kung may time. Okay po? So, para maka-move on din tayo, marami po tayong i-discuss. Okay, that would be our first collaborative activity. So, balik ko lang po sa ating presentation. So, hide ko lang po ito. Ayan. So, output alert number one. So, ito po yung kailangan natin. So, after opening your browser, sabi ko po, mag-sign in kayo ng regular Gmail account. Open your Google Drive. Okay, so, isign po natin para hindi po tayo malito. So, ito po yung unang output natin. Okay, everybody po, mag-open po tayo ng Google Drive. Okay, paano bang mag-open ng Google Drive? So, basically, open muna tayo ng browser. Okay, so, for the sake of this webinar, pwede po tayong gumamit ng laptop. Gusto niyo po bang gamitin ko po yung cellphone? Anybody? Kasi pwede ko pong i-screen share po yung sa aking ano po para makita niyo rin po kung paano gumamit naman sa mobile. Kasi mga, syempre halos lahat ng mga students natin, baka ito ang magiging ano nila, platform, yung paggamit ng smartphone. Kasi mas mahal, definitely, ang laptop. Pero mamaya muna po yan. So, open muna tayo ng Google Drive sa ating browser. Okay, sa akin po, open muna po ako. Ayan. So, paano ba mag-open ng Google Drive? Dito po mismo sa Google, meron po tayo dito 9 dots. Ayan. Sa 9 dots, nandito lahat ng Google Apps. Para siyang compilation lahat ng apps na nakalagay po sa inyong Google. So, pag-click po natin, ayan, kita nyo po, ano? So, hanapin yung triangle na icon. Yung may kulay green, yellow, tsaka blue sa yung Google Drive. Okay, click natin po, Google Drive. Ayan, be sure po ang gamit nyo po ulit, ha, mga teachers, ay regular Gmail accounts. Kasi kung magkaroon po tayo ng DepEd ulit, magkakaroon kayo ng problem ulit. So again, sinabi ko na po, sa opisya pa lang, gamit po tayo ng regular Gmail account. Sir, paano po ba eh kung nakalag in ako? So paano ba tayo maglalag out? So una-una, i-click nyo muna po yung icon nyo dito sa upper right. Kasi nakalagay po dyan no, kung anong Gmail account ang nakalag in sa inyong browser.
Pakisabi po kung mabilis po ako o mabagal. Kasi on my face po kasi hindi ko masabi kung mabilis ba o mabagal. Kasi hindi ko rin po nakikita po yung reaction po. No? So, sa Gmail natin, nakikita niyo po dito na yung Google account, the name of the owner, at yung sa pangatlong line, yun po yung inyong Gmail account. So, gamit po tayo ng regular po yung @gmail.com. Hindi po yung deped.gov.ph o hindi po yung @depedkaloocan.com kasi magkakaiba po yung tatlo. Yung regular at personal Gmail accounts po natin. Okay po? Ayan. So, kapag naka-open na po tayo ng Google Drive, so ano po yung instruction ulit? Mag-open daw tayo ng Google Docs. So, ano ba yung Google Docs? Google Docs ay isa sa mga, ano po natin, Office Productivity Suites ng Google. Counterpart po ito nung isang Facebook brand. Yan, alam po natin yung Word. Okay, paano pa po makapunta ng Google Docs? So, dito po, click po tayo ng... Ah, mabilis po instruction. Sige po, papagalan natin ha. Okay, ulitin po natin. So, kung naka-regular Gmail account po tayo, nasa loob na po tayo ng Google Drive. Ayan. Sige po. Pag nasa Google Drive na po tayo ng general and generic Google account, punta po tayo dito sa left side. Ayan, sa left side. Ang tawag po sa left side na to, yung tinuturo po ng aking mouse cursor ay navigation pane. Ang tawag po yan ay navigation pane. Dito po sa navigation pane, makikita po natin kung paano mag-open ng Google Docs. Ayan. Sa pag-Google Docs, click po natin itong new. Ayan, new. Ito po, click po natin, new. Tapos may magpa-prompt po dyan na folder, file upload, folder upload. Zoom lang natin konti. Google Docs, Google Sheets, Google Slides, and more. Meron pa po sa baba. So ano po yung pinapa-click natin? Google Docs. Ayan. So kiklik po natin yung Google Docs. Ayan, click po natin. Sa Google Docs, papasok po tayo ngayon sa, yan, yung kanyang interface, yung kanyang ecosystem, yung Google Docs interface. So instruction ko po kanina, gagawa po tayo nito at babaguhin po natin yung file name. Ano buhay ba yung file name? So, balik po na tayo sa ating presentation. Ito po. Gagamit po tayo ng file name na G Suite for Education Output. Pwede po pakilagay po sa ating chat box para matulungan po natin ng mga dear teachers din po. So, G Suite for Education Output. G Suite for Education Output. So ako po, ang gagawin ko na lang ay i-highlight ko na lang, tapos copy ko na lang dito. Pwede nyo naman pong gawin na sa chat box, pwede nyo i-copy at ipipaste nyo po dun sa ating Google Docs. So paano po ba natin i-change yung file name? Hanapin nyo po yung pinakataas sa left side, yung may untitled document. Kasi yan po yung kanyang default file name kung wala po tayong ilalagay na file name. Ayan. So, again, ipipaste ko na lang po. Ang kanyang file name po ay G Suite for Education Output. Ayan, lakihan lang po natin. Ayan. So, magkakaroon po tayo ng Google Docs na yan po ang kanyang file name. G Suite for Education Output. Okay po. So, thumbs sign lang po o thumbs up sign kung nakuha po yung preliminary instruction. So, kung hindi po, pwede na po nating balikan na lang later. Okay po? So, yan po yung ating file name. O, next. Ano po ulit yung instruction? Balik tayo sa ating presentation. Paste your screenshot of your Jamboard experience on your Google Docs. So, mag-paste po kayo ng screenshot sa Jamboard experience nyo po sa Google Docs. So, paano po yan? For the sake of this webinar, gamitin ko po yung ating ano po, no, Jamboard. Ayan. Let's say, meron po ako dyan. Kunyari lang po akin po itong excited na po. Kunyari, akin lang po ito. So, paano ba tayo mag-screenshot? So, syempre, pwede po kayong gumamit ng cellphone. Pipicturean nyo po yung screen ng laptop nyo. Tapos, pwede nyo nang ilagay doon. Kaya lang, marami pa kayong pagdadaanan. Pwede nyo ipadala sa messenger
Tapos, ida-download nyo pa sa smartphone, tapos i-click nyo at ilalagay nyo, ida-download nyo dun sa Google Docs. So, pwede naman po sa laptop, diretso na po, rekta na po. So, pwede tayong mag-print screen. Ano po ba yung print screen? Yung print screen po ay nasa laptop. Katabi po siya ng F12. Nasa kanan po ng F12 sa laptop nyo po. Sa inyong keyboard, kung magamit po kayo ng inyong desktop computer. O, i-click ko po, ano? Print screen. Ayan. Print screen. Pag nag-print screen po, lahat po nang nandoon sa screen nyo po ay mag-screen grab niya po or screenshot niya po. Okay po? So, pag na-screen, print screen nyo na po, balik po kayo doon sa Google Docs natin. Yan. Tapos, ipipaste po natin. Paano ba mag-paste? So, there are two ways to paste anything sa ating Google Docs. Pwede pong sa mouse, right-click po natin. Yan, right-click. Okay po. And then, may lalabas pong pangatlong option. Paste. Paste. Okay, click po natin. Ayan, lumabas na ngayon yung ating unang screenshot ng Google Jamboard. So, paano pa yung pangalawang option? Pwede naman kayong mag, kung medyo maalam kayo at digitally native na kayo, pwede po kayong mag-keyboard. Control. Saan ba yung control? Nasa ibaba ng shift. And then, V, victory. Control, naka-press hold po yung control. And then, kiklik nyo po yung V. Ayan. Same din po yung result. Lalabas din po yung same print screen nyo po. So again, there are two ways to paste po yung inyong screenshot po ng inyong Jamboard. Pwede pong right-click. Ulitin po natin. For the sake of this webinar, burahin ko lang po ulit. Kunyari, wala pa tayong nilagay. Ayan. Balik tayo po ulit mga teachers. Balik tayo dun sa ating Jamboard. Ayan. Paano po ulit mag-print screen? So print screen, gamit po ang laptop. Pwede naman din pong smartphone, kaya lang marami pa kayong dadaanan. Ipapadala nyo pa yan kung saan-saan. So, print screen po. Ayan, na-press ko na yung print screen. Balik po ako sa Google Docs na may pangalang G Suite for Education Output. And then, paste. Control V. Tcharan! Ayan, nandiyan na po yung ating unang output. Ayan, okay po ba? Pwede po bang yung pick from cellphone i-save o i-share sa inyong Google Drive para mas madali? Pwede naman po, basta ang instruction po ay ilagay sa Google Docs. So, whatever pong pictures yan taken from smartphones o kaya kung ano man, tablet, okay lang po, basta maklik po yung sabi po ni Ma'am Joanna, hindi daw makapasok sa Jamboard. Baka pwede po later na lang kapag wala na pong traffic. Okay, ayan si Ma'am Lori J, done na po with smiley emoticon. Thank you po. Ayan, so meron na po tayong output 1. Ayan, yan yung kailangan natin kasi marami po tayong outputs. May traffic po. Pwede po mamaya. Ayan, sabi ni Sir Spina. Okay po, pwede daw po mamaya para makapag-move on na tayo sa susunod nating activity. May tanong po mga teachers, mga beautiful and handsome teachers, meron pa pong question para makamove on na po tayo sa ating susunod na activity. Yan po ang tinatawag nating paano ulit mag-paste. Okay, pwede po. Balik po tayo sa Google Docs, Ma'am Agustin. Tapos tayo po ay mag-control V using our keyboard. O kaya sa mouse naman, right-click o yung right button ng ating mouse. Tapos may lalabas po na paste. Doon sa counterpart niya, no? Counterpart niya, control V. Ayan, click po natin yan. Lalabas po yung ating na screenshot. Sir, paano po kung wala po lumalabas na ano po, screenshot? Ibig sabihin, hindi niyo po na-click yung print screen. Yun lang din po yung magiging problem kapag nakailang beses ka ng control V o kaya right-click paste, wala lumalabas. Ibig sabihin, wala kang na-screenshot. Hindi mo na-press o na-click yung print screen. Okay po? Sige. Pwede na po ba tayo mag-move on sa next? Okay po, balikan na lang po natin yan kung may mga... There are currently too many people viewing this file. Okay po, yan po yung nagiging somehow problem kapag medyo madami. Pero sabi ko nga, alam naman ni Jamboard na dadagsain talaga to. No? Kaya kung gagamit po tayo nito, syempre, kaya naman po ng isang klase. Kasi ang normally ang klase po natin nasa, kumbaga, 50
students or learners, pababa, pwede naman po. Since tayo ay nasa 161 na participants today. Sige po. Okay, so let's proceed na sa susunod natin. So, after po na malagay natin yung screenshot sa ating Google Docs na may file name na G Suite for Education Output, yan, ipipaste na po natin yung screenshot. Okay, next. So, this would be today's webinar. So, mag-recap po ako na mabilisan kasi na-discuss na rin po. And then, yung ating ano po, topic, continuation po ng Google Drive and Google Classroom. Okay? So, browse na lang po natin. Okay, G Suite for Education Part 2. So, recap natin. Again, Google is a famous search engine. Na-discuss ko na yan 2 days ago. While G Suite is a cloud-based productivity suite, it is an internet-based productivity suite na kailangan talaga natin ng internet para lahat po tayo ay makakonek at makapag-work anywhere on any device. Bakit ba G Suite? Why? Because it will communicate your way with G Suite for Education, administer confidently. You can manage your classroom simply with using this G Suite for Education, administer confidently, collaborate anywhere. Ito po yung mas maganda din na nakapag-collaborate tayo sa mga bata. And manage your tasks with G Suite for Education. Okay. At ano po ba yung mga apps na pwede nating magamit? So, Docs, yung ginamit natin kanina, slides for presentation, sheets for parang Excel na may kinalaman po sa spreadsheets, Drive kung gusto natin mag-save ng mga files, Jamboard, yung ginawa po natin kanina, Gmail, lagi po natin nagagamit yan kapag nag-re-register po tayo sa mga webinars, dyan pinapadala usually yung ating mga digital certificates. Ito po, gamit na gamit. The G-Meets o yung Google Meet, gamit natin yan. Google Chat, Google Classroom to be discussed later, Google Assignments, and ang pinakawalang kamatayan, Google Forms para sa ating attendance. Okay, Google Keep and Calendar for our schedules. And ito, para naman to sa mga IT administrator, gumagamit sila ng Google Admin. Okay, so nabanggit din kanina sa recap ni Ma'am Hazel about digital immigrants and digital natives. So we have 64 teacher participants, roughly 80% ng ating webinar participants are digitally native and 16 are digitally immigrants. Not bad kasi kailangan talaga natin na makapagsabay po sa daloy at sa pagbabago ng ating technology. And then, now, how to access your Google Drive? There are 3 ways to access your Google Drive. Una, gamit tayo ng browser. Yung ginawa natin kanina. So, pwede po tayong mag-open ng browser and then tatype natin yung URL na https://drive.google.com and then Google website and Gmail account. So, paano po yun? So, bibilisan natin. So, kung mag-a-access tayo ng Google Drive, let's say nandito tayo sa Google natin, mabilis lang po, no? Yung 9 dots dito, click nyo lang po yan. Lalabas na po yung combinations lahat ng compilations din. Console ito na lahat ng applications, click nyo po yung Google Drive. Ayan. Ayan na po, yung Google Drive ko. Naka-zoom lang po. Ayan. So, ginagamit ko po ay regular Gmail accounts. So, nakita nyo po, no, sa taas, yung quick access part ko, nandito yung G Suite for Education Output. Yung ginamit ko kanina, nandito po yung Google Jamboard. Ito po yung ginagamit kong pangatlo, yung Google Slide para nagpe-present po ako sa inyo. Ayan po lahat nandyan. So, pag sinabing quick access, yung mga ginamit mo po previously, nandyan siya sa itaas para napapakita niya sa iyo kung ano yung mga nagamit mo previously at pwede mong balikan afterwards. So, maganda lang sa Google Drive ay ito po ay nasisave agad-agad. So, no need for you to press o ano po yung control S kasi meron siyang automatic saving features. So, kahit hindi mo po ugali mag-save, si Google na ang magsisave sa'yo. Basta, you have stable internet connection. Para lagi ka pong sinisave niya, kung daw nagkakamali, parang less than a minute, bila siyang agad nagsisave. Makikita niyo naman, nagsisaving, merong
merong prompt sa taas na nagsasabi na nagsasave po yung file eventually. Okay po. Now, you may use smartphones in accessing Google Drive. Kaya lang baka magkaroon tayo ng problem kung i-ano ko pa po. Pwede pa po bang ilagay ko muna sa ano sa screen? Pwede po muna mag-take away po yung ating mga MCs. May ano lang po, i-coconnect lang po. Okay lang po ba? MCs? Yes. Yes, Sir Rainier. Yes, Sir Rainier. So, kamusta naman po tayo, mga teachers? Nakasunod po ba tayo? Ako hindi ko masundan. Patay. Parang mas madali siyang sundan pag laptop ang gamit, no? Ayun, so, pag laptop. Oo, madali siya kasi, as in, doon ka na lang din magka-copy-paste, tapos lipat-lipat mo na lang yung mga ano, ano tawag doon sa Ranger, yung iba-iba yung nakalabas na application? Mga stickers. Oo, yung mga tab. Mag-ano na lang po, alt-tab na lang para mailipat yung application sa kabila. So, yung ginagawa ko kanina, no, click lang ng click sa taas para lumalabas po. Okay, ito po, mga teachers. Nakikita niyo po ba yung sa screen ko po? Yes, sir. Ayan. Okay po. Sa mobile naman po natin, syempre kasi ito yung ginagamit po ng mga bata. So, ang ating Google Drive ay nandun po sa Google. Yung yeah. Google na folder. Yan. So kapag meron pong ano po no, Android phone, lahat po ay nasa loob ng Google folder. So ito po, Google, Gmail, Maps, YouTube, Drive, Play Music. Depende kung ano po yung mga na-download nyo. And then lalabas po dyan yung ating ano po, mga apps. So i-click po natin yung Drive. I-click ko lang po. Ayan. So yan po yung kanyang logo. Yan po, parang ganun din po. Kaya lang, mas limited nga lang yung feature ng smartphone pagdating sa Google Drive. Kasi kung ano lang din nakikita mo, kasi nagiging ano siya, responsive. Pag sinabing responsive, nag-a-adjust siya sa screen size ng iyong gadget. Kung ang gadget mo po ay smartphone like this, ganito lang yung kanyang magiging tsura. Pero kapag gumamit ka po ng tablet, syempre iba naman. And Google Drive ay may mga mabababang version po ng cellphone po na you need to download Google Drive individually. So, kailangan mo pang separately magda-download ka pa ng Google Drive. Same as with Google Classroom, pwede mo rin mag-download mamaya. So, ito po yung mobile o mobile version kapag Google Drive. Alam ko naman na alam nyo na yan kasi nagagamit naman po natin yan. So, ang magiging ano lang po, pag-click ko po ng lines dito sa taas, ayan, lalabas po dito yung navigation pane. Kung nakita nyo po, meron dyan recent, offline, trash, notification, backups, settings, etc. etc. And then, kapag gumamit tayo ng regular Gmail account, so ayan po, meron tayong 15 gig na storage. Okay po. And, pwede po kayong mag-browse dyan gamit ang yung smartphone. Ayan po, ayan lang po yung pinakita ko. Pwede ko na po siyang stop casting. Okay po. Ayan, thank you po. And then, balik na tayo sa ating presentation. Ayan po, ano, pwede nyo pong gamitin yung mga ganong application na habang nagsasalita po kayo, pwede kayong mag-cast ng cellphone. Gamit lang po yung laptop and yung browser ng inyong cellphone. Ay, ng browser. Browser po ng inyong laptop. Okay po. Ay, balik tayo. So, dito tayo sa ating how to access. So, pwede tayong mag-access using smartphones o kaya laptops, basically. Okay, ano po ba yung mga laman ng Google Drive? Meron tayong navigation pane, search box, view, mode, folders, and files. San po ba yun? Balik tayo sa Google Drive. Yung navigation pane, nandito po sa left side po ng ating screen. Ayan po. Yung new, my drive, shared with me, yan po lahat yan. Navigation pane, ibig sabihin kung paano kayo mag-navigate ng lahat ng files and folders ay dyan nyo po makukuha. Dyan po lahat yung access. Okay. Ano po ba yung My Drive? Ang My Drive, ang tawag dyan ay root drive. When we say root drive, kumbaga kung meron kayong computer, meron kayong pinaka-drive. Let's say drive C. Yan yung parang root drive sa lahat. So sa My Drive nyo po, pwede siyang maglaman ng maraming mga files at folders. So pwede nating i-collapse. Pag sinabing collapse, kasi lahat ng parts ito ay collapsible. Pag sinabing collapse, itong part na nakita nyo po na maliit na triangle, pag-click po natin ito, ayan,
May lalabas po, and naka-zoom kasi po, may lalabas pang mga subfolder. Ibig sabihin, pinapakita niya sa navigation pane na agad kung ano-ano yung mga laman ng aking root drive na my drive. So meron akong classroom, daily schedules, mga exit survey. Ito po yung ginagamit ko po sa aking ano po, sa Facebook group po namin. Kasi nagbibigay po ako every week ng exit survey. So dyan po nakalagay yung mga certificates na binibigay ko po sa kanila for free. So yan po yung laman ng aking Google Drive. Ito po ginagamit ko po sa aming Facebook kasi hindi naman siya sa DepEd. So ito na lang po ang ginamit ko, personal account. Now, meron po ditong susunod na part, shared with me. Ano ba yan, sir? Yung shared with me, yung mga links ng mga folders and files na si-share sa'yo. So click natin. Ayan. So last time, meron po ako ditong from Department of Information Communications Technology, Luzon Cluster 3 Webinar Digital Certificates. Kasi binibigay po nila ito for free. So pwede mo pong kunin siya. So lahat ng sinishare sa'yo ng ibang tao ay makikita nyo po dito. Paano ba natin malalaman kung nakashare? So pag tinignan nyo po yung inyong folder, may tao. Ayan po, meron pong ano po, picture ng tao o yung parang may icon na tao. Meaning, shared po siya. Pwede nyo po siyang ma-access. So kapag wala namang tao, tignan natin kung mga, eto kasi halos lahat ito shared with me. Kaya you expect na may mga icon na tao. Lahat po yan na share sa akin. Okay. Eto po, yung sinasabi kong walang sharing na ano po, yung classroom, tayo sa Google Drive. Ayan po, nakikita nyo po ito, yung kulay gray na folder, wala po siyang tao na icon. Ibig sabihin, naka-restrict lang po ito. Hindi po ito nasi-share sa iba. Ako lang po ang nakaka-access ng folder na yan. Kasi hindi ko po ito sinare. Pero unlike sa nakikita nyo pong red at mga green folders, yan po lahat sila ay naka-shared. Pwede po ma-access ng ibang tao na in-specify ko po. O kaya, open to everybody. May question po, mga moms and sirs? Okay lang po ba? Mabilis po ba? Yan po yung navigation pane natin. Okay, tapos mga parts po katulad ng recent. Pag-click ko po ng recent, yung mga nagamit ko po na files. Ayan, ayun nga po yung ating Google Docs. Paano ba malalaman, sir, kung Google Docs? Makikita nyo dun sa inyong application icon, pati yung kulay. Pag blue, ayan po ay Google Docs. Ito pong kulay orange na may bilog, parang graph ba yan o parang pie chart? Ito po ay Google Jamboard. Kasi nandiyan naman lahat, no? Sa Wadika, yung mga MLQHS, hello, hello baby primo, very cute na si baby primo. And then, ito po yung slide na kulay dilaw. G Suite for Education. Shout out kay baby primo, Ma'am She. Okay, now, meron po tayo ditong susunod na starred. Yung starred, ito po yung folder na nilagyan nyo po ng starred. O, nilagyan nyo ng star para mas madaling ma-access nyo po. Ayan, ito po sa akin, nilagay ko po, daily schedule. Paano ba ulit malalagyan yan? Example, gawin ko po itong Google Drive ko sa classroom. Balik po tayo. Ito po, lagyan ko kaya ng star. So, paano ba maglagay ng star? So, gamit po ang ating mouse, right? Click, yan. Tapos lalabas po yung prompt. Pwede tayo mamili dyan ng mga options. So, shared with, share, open with, share, get shareable link, etc. etc. So, ang i-click lang natin po yung ito po, add to start. Okay, pag-click po natin, using syempre yung mouse sa left, click, ayan. One folder added to start. Ayan. Tignan natin kung nalagay nga doon. So, ito po. Ayan. Kanina po, ang laman lang niya kanina ay daily schedules. Ngayon, nandun na yung classroom. Meron na siyang, meron ng folder dun sa shared, sa start. Nandito na po siya. May question po? Mabilis or ano po? Okay. Wala naman po. Wala rin ako narinig. Okay. Trash. Yung trash po, ito po yung recycle bin ng ating Google Drive. So, bago natin burahin, nandyan po yung mga ano po, files na hindi pa nabubura. Bakit ko babaynera ito? Kung mapapansin nyo po, ito yung mga certificates po ng exit survey, lahat po sila ay naka-Google Slides. Hindi naman nila magagamit yung Google Slides pagdating sa certificate. Kailangan naka-PDF.
Nagkamali po ako ng pag-click dyan, kaya halos lahat ay naging ano po, Google Slide. So, syempre, binura ko kasi hindi ko naman kailangan. Kaya lang, ang ginagawa ni Google Drive, hindi pa niya binubura permanently. Nandyan pa rin po siya. So, discretion ko na kung ito po ay buburahin permanently. Okay? So, sa baba pa po, nakalagay na lang po yung storage. Kung ilan pa po ang pwede mong ilagay sa yung Google Drive mo. And then, yan nga po, 15 gigabytes ang gamit na sa Google Drive. Parang Gmail din po, 15 gig. Kapag sa Gmail, 15 gig din sa Google Drive. Pero ang maganda, pag gamit po natin ay DepEd accounts and G Suite accounts, lahat po sila ay unlimited. Pakita po natin kung baka sabi si sir, baka di naman nagsasabi ito po. Okay, click po natin ito. Ito po ang gamit ko po. Ito, G Suite account. So makikita niyo po, para masabi kung G Suite siya, meron siyang branding na G Suite. Tapos yung picture niyo po. So ito po ay aking Google account na rainier.desus@depedcaloocan.com. So ito po ay hindi ko pa laging ginagamit kasi hindi ko pa talaga siya gamay. So makikita niyo lang po sa aking Gmail account, tatlo pa lang talaga siya. So yung talagang hindi pa gamit talaga na Gmail. So dito sa 9 dots, nandiyan na lahat din ng application. So makikita niyo na rin po lahat. So, yan po yung ating G Suite. So, pag-click ko po ng mail, dito po, no, wala kayo nakikita pong storage kasi lahat po ito ay unlimited. So, wala siyang binibigay sa'yo na notification kung ilan na lang po yung available mong storage kasi ito ay unlimited. Ganon din po sa inyong Google Drive. Kaya maganda gamit po tayo ng G Suite and DepEd accounts. Okay po. So, balik lang po tayo. Okay, sana ba? So, sa Google Drive natin ay kailangan lang po tayo maging organized. So, kapag hindi tayo organized, nahihirapan po tayong maghanap ng ating mga files. Kasi, lalo na kapag kailangan mo na ipasa, kailangan mo na i-print, kailangan mo na i-share, tapos hindi mo ugali mag-organize ng files, medyo mahihirapan tayo. So, kailangan natin mag-add, edit, and remove folders. Ayan. Meron pong second output tayong gagamitin, ha? Kaya makinig po mga teachers. Ito po yung magiging second output natin. Present ko lang po. So, here, paano ba mag-add, mag-edit, at mag-remove ng folder? Sa inyong Google Drive, kiklik nyo po yung button nito. Itong plus new button. So, pag-click nyo po yun, milalabas pong drop down button like this. So, ito po yung i-choose natin para mag-add ng folders. Okay. So, sir, paano po gagawin yan? Sige, tayo po ay mag-demo. So, balik po ako dun sa aking Google Drive. Again, ang Google Drive ko po ay regular Gmail account na may 15 gig storage. Ayan. Paano po ulit mag-add ng folder? Ito po. Yung plus new. So, pag-click po natin ito, ayan, may labas po na options. Ano-ano yung mga options na lalabas? We have folder, yung pinakauna, file upload, yung pangalawa, folder upload, yung pangatlo. Tapos yung lahat na ng applications nasa baba na. Google Docs, Sheets, and Slides. Pag-click ko po ng more, yan po yung lalabas sa baba. Google Forms, ito, naka-zoom lang po kasi. Ayan, Google Forms, drawings, maps, sites, at lahat-lahat pa ng mga applications ng Google. Okay, so click po natin itong folder. Ayan, pag-click ng folder, may magpa-prompt po sa inyo na dialog box, new folder dialog box. So, hahanapan po tayo kung anong pangalan ng folder ang ilalagay natin. So, by default, nakalagay po lagi dyan, untitled folder. So, basically, hindi naman natin gagamitin yung ganyang file name. Kailangan maglagay po tayo ng file. So, kung ang file name, let's say, MLQHS INSET 2020. Let's say, yan lang po for the sake of this webinar. So, ayan po yung ating folder. So, kung done na po kayo maglagay ng file name sa inyong folder, click nyo po yung create. Okay? Pero kung sa tingin nyo hindi, pwede nyo burahin ulit at mag-retype kayo ulit ng pangalan. So, click create.
So working, nakikita niyo po, ano? So based din po kung mabilis niyo yung internet, mabilis din siyang mag-appear. So yun po, nakita niyo na po dito yung kagagawa ko lang na folder, MLQHS INSET 2020. So nandiyan sa baba. Any question po so far? Wala po. Wala. Tulog, gising pa po ba? Ayan, si Sarafin nakikita pa sa screen. Ayan. Okay po. So, pwede nating baguhin yung color kasi gusto natin medyo iba yung ano po, setting o arrangement ng ating ano po, Google Drive. Pwede nating baguhin kasi by default ang kulay niya ay gray, parang ganyan po. So, pwede natin siyang gawa ng ibang kulay o bigyan ng ibang kulay. So, i-right click natin yung folder. Ayan, right click. Meron diyang option na change color. Change color, ito po. Yung meron pong palette, yung ito po yung may palette na icon. Ayan. Pwede po lumabas sa kaliwa, sa kanan. Depende kung ano po yung responsiveness ng laptop. So, pwede kayo mamili ng kulay. Let's say green, parang pang science, sa green. Ayan po. So, lumabas po dito yung kulay from gray, naging green na po yung kulay. So, kung ibabrowse na po natin, ito na po yung aking simpleng Google Drive na may mga iba-ibang kulay. So, ay, ayoko pala ng green, medyo katulad sa ibang folder. Pwede kong baguhin uli yung color, balik ka uli sa right-click, change color. Pwede mong gawing blue. Ayan, blue naman yung ano ngayon, folder color niya. So, pwede po natin siyang baguhin anytime kung kayo po, kung ano sa tingin niyo po magandang kulay. Okay, any question po? Wala pa po bang question? Okay, sige. So, balik po tayo mga teachers. Now, output alert number 2. Ayan na. So, meron po tayong second output. Ito po yung ating gagawin today. Pangalawa na po ito, no? So, mag-open uli kayo ng inyong folder. And I guess na-open nyo na po kasi ginamit nyo na kanina. So, mag-a-add po tayo ng folder. Ang pangalan po ng folder ay, pakitulong na lang po sa chat box, session 3, underscore, last name, wala pong space, capital L, A-S-T, N-A-M-E, underscore, first name. Again po, open po natin yung Google Drive. Mag-a-add po tayo ng folder, name natin as session 3, last name, first name. Sir, paano po yan? Pwede po bang paano natin? Sige po. So, punta po tayo dun sa drive natin. Ano uli yung pangalan ng folder? Session 3, underscore, last name, underscore, first name. Okay, sige, gawin ko po. So dito po, sa ating Google Drive, again, teachers, paano ba ulit maglagay ng folder? Merong dalawang ways, no? Ito po yung unang way, dito sa new. Kung ayaw nyo naman, dito naman sa My Drive Root Drive. Click nyo po yung drop down dito. Meron dyan lalabas na exactly kung ano po yung lumabas kanina dun sa plus new. O dito naman para maiba lang. Okay, new folder. Ayan. Ano po ba yung hinihingi sa atin ng ating TWG na folder name? So, session 3. Ayan, session 3. Ano po ba yun? Nakalimutan ko na. Kalimutan ko na. Okay, underscore last name. Underscore. So, syempre, De Jesus. Ayan. Syempre, iba-iba po tayo ng surname, no? Okay po. And then, underscore. Rainier. Ayan. Sige po, I will give you time para makagawa po na kayo ng folder para hindi nyo na po intindihin ito kapag dating ng ano, deadline, makiklik nyo na po o mapapasa nyo na. Session 3, may ano po, correction po ba? O meron po bang reaction? Paano mag-add ng folder po? Sir Ian, so dun po sa ating Google Drive, pwede po dito. I create ko na po muna para ma-demonstrate ko ulit. So, click create. Ayan. Tapos, may lalabas po dyan na panibagong. Dyan po kayo maglalagay ng inyong ano po, output. Yan sa session 3 underscore last name underscore first name. Sir Ian, dito po, sa new tapos folder. Yan po yung una nyo click. Kasi maglalagay po tayo ng folder. Okay. Kung ayaw naman dito, pwede naman sa kabilang side. Yung My Drive, yung root drive. Yan. Click nyo ulit. New folder. Pag-click nyo ng new folder, hihingian kayo ng, by default, bibigyan kayo ng, o hihingian kayo ng inyong unique na file name folder.
nga, sinabi nga natin, session 3 underscore Desus underscore Rainier. Hi, Sir Richie. Hello. Ayan, nakita ko si Sir Richie. Patabi ni Sir Jamson sa taas. With Sir Medina na may dog sa baba. Ayan. Okay po. Okay na. So, pag-click po natin ng create, lalabas po yung inyong, kailangan yan po yung pagiging ano niya po, ha, sa, yan po kasing titignan ni Sir Espina na folder. Session 3 underscore Desus, ah, hindi, sorry. Last name underscore first name. Okay po. Nakakasunod po ba? Ma'am Eva, hello po. Ayan. Ano po? Okay na po? Sige. MCs, ano po ba? Mabilis po ba? Ano po? Okay lang, sir. Sakto lang naman. Meron lang ibang hindi nakakasunod, sir. Pero check na lang daw nila pagka pinost po yung ano, yung recorded nung mga naonang sinabi niyo, sir. Ah, sige po. Ah, sige, para lang din po makamove on na rin po. Anyway, this Google Meet natin na INSET is recorded naman. So, pwedeng balikan. Parang katulad din po ng mga webinars po na napapanood natin. Pwede pong balikan kasi this is recorded naman po. Okay? So, let's move on. No need to screenshot on this part. Hindi nyo na kailangan screenshot to kasi makikita naman po namin kapag nagpasa kayo ng link kung yan naman po ang inyong ginawang ano po, Google Drive folder name. So again, ang pangalan po ay session 3 underscore last name underscore first name. Sir, ilalagay pa ba yung middle initial? Kayo na, bahala na kayo basta wala naman pong initial na nakalagay o middle initial sa file name. Okay, next. How to upload files and folder? Ayan. So basically, hindi magiging may essence ang drive kung hindi nyo lalagyan ng files. Kaya nga siya storage ng mga files, kailangan natin mag-upload ng files and folder. May difference po between files and folder. Meron po siya mga pagkakaiba. So, let's discuss that. So, paano po ba mag-upload ng file? So, balik tayo sa ating Google Drive. Ganun po ulit. Dito sa navigation pane natin, mag-click po tayo ng new. Yan po. And then, click nyo po yung file upload. Kung file upload po ang gagawin, ibig sabihin, i-upload nyo po yung file. So, ano po ito? Self-explanatory. Kung folder upload, yung buong folder po sa inyong computer ang i-upload nyo po sa inyong drive. So, paano po? So, for the sake of this webinar, mag-upload po ako ng folder. Ay, ng file muna. File upload. Yan po. So, hahanapan po kayo ng ano po ano, yung open dialog box, kung ano po yung i-upload nyo. So, nag-ready na po ako ng pwede pong i-download, i-upload rather. So, let's say ito po, mga mabibilis lang. Ayan. Itong first three files na to na check para mabilis lang po. Kapag i-click nyo po o magse-select po kayo ng paisa-isa, pwede nyo po i-click yung isa. Ayan. Ito pong unang check. Tapos, click nyo po yung open. Makikita nyo po na dun sa lower right side ng inyong screen ay may nakalagay po na notification kung ito po ay uploaded or currently uploading. So ngayon, nakita niyo na po na uploaded na. So one, upload complete. So ko, ah, okay, baka may kulang pa. So pwede pa uling mag-upload. So click ulit yung new, tapos file upload ulit. Tapos babalik uli kayo sa designated na folder sa inyong computer kung ano po yung da-down. Gusto niyo iba naman. Gusto ko ito, Google Classroom application icon. Ayan. Click ko po, open. Ayan. Uploading one item. Ayan. Dahil mabilis po ang internet ni Sir Tolero, ayun, mabilis din ma-upload yung mga files. At nakikita nyo po, naka-check. Ibig sabihin, uploaded na po yung mga files. Saan makikita yun? So, kapag hindi kayo nag-assign ng folder, lalabas po ito sa mismong root drive ng My Drive. Nakakalat lang po yan sa inyong drive. Meaning, wala siyang pinaglagyan na folder. Kasi hindi nyo naman inassign kung saan nyo ilalagay. Parang sinasabi lang na, ilagay mo lang dyan sa drive mo. So, nakakalat lang yung file mo dyan. So, for the sake of organization, kailangan maglagay ka po ng mga folder na gusto mo. So, let's say, gusto kong ilagay yung check mark dun sa session 3 underscore Desus. Ayan. So, pwede nyo pong gawin. Punta kayo dito sa folder na to, i-double click nyo po, ulitin ko po na, balik tayo ulit,
Ayan. Paano gusto ko ilagay dun sa session 3? Ayan. Mga teachers, pwede nating i-double click. Gamit po yung mouse. Ano po ah? Left click po ah. Left click. Doble. Ayan. Ayan. So, papasok po kayo ngayon sa folder na to. Again, sa taas, makikita nyo po, ito po yung root drive natin, which is my drive. And then yung ating folder na session 3 underscore Desus. So, pwede po kayong maglagay ng file. So, there are two ways, no? Pwede kayong mag-upload using this one. Ayan. Ito po. Itong file upload. O kaya, pwede kayong mag-drag o mag-drop ng files here. Paano po ba yun? Litan ko lang po yung browser natin para mapakita lang natin. Yes po. May question po ba? O may narinig akong noise, parang may tanong. Wait, wala pa naman. Okay po. Litan ko lang po, no? Kaya hindi ko pa makita yung tawag dito. Yung folder. Okay po. So, makita ko lang po yung folder ng INSET. Ayan. So, pag-click ko po ng folder ng INSET. Ito po ay computer po ah. So, computer system po ito. So, ayan po. Papakita ko po yung isang screen naman ng drive ko po. Ah, hindi. Kabila po. Ayan. So, paano ba yung drop files here? So, let's say, meron ako ditong pictures. Ayan po, pictures. Ayan, images. So, pag kumukuha po tayo ng images, kailangan pwede po kayong kumuha ng ano po, yung mga hindi copyrighted na picture, yung pwede po natin ma-download talaga. Okay, paano ba mag-drop files? So, using mouse, i-click nyo po itong image na nasa left side ng screen nyo po at i-click nyo at i-drag nyo po dun sa kabila, sa kanan. So, makikita nyo merong plus copy na nakalagay. Meaning, it's ready to copy. So, kapag release nyo po ng inyong mouse, ayun na. So, nag-upload na siya. Ayun na. One, upload complete. So, ayun po. So, balik tayo ulit. Paano ba mag-drop ulit ng ano po, ng files using sa computer? Let's say, ito naman, Word file. Yan, G Suite for Education. I-click nyo po. Pag na-click, ma-highlight po yung buong ano niya, name niya. And then, pwede nyo i-drag dun sa drive nyo. And then, pag-release nyo po ng mouse, ayun na. Na-upload. Ayun na po. Dahil mabilis nga yung internet ni sir. Ayan, nandyan na po yung file. So, I have uploaded two files. One is image file na may format na JPEG. At yung isa naman ay Word file. Hindi po to Google Docs ha. Ito po ay Microsoft Word. Kasi ang kanyang file extension format ay .docx. Meaning, gawa po ito ng Microsoft Word. Now, so dito po sa inyong drive, makikita nyo po ang difference kapag Google Docs at Word. So, tingnan po natin. Dito sa grid, makikita nyo po ang details. Ayan. So, liitan lang po natin. Ayan. Dito po, kapag ang grid natin, ang view natin ay nasa, ito po ay list eh. Ito po ay grid. So, kapag list, makikita nyo po yung file size. Yung file size ay naka-indicate dito sa inyong drive. 122 kilobytes yung Word file at yung images naman, 13 kilobytes. Anong maganda kapag gumamit tayo ng Google Docs? So, balik tayo sa My Drive kasi halos lahat nandun po yung mga tinatawag nating Google App Natives. Mga lahat ng natives ng Google nandun lahat. Katulad ng, eto po, yung ating Jamboard. Ah, sige, huwag ko na lang siguro i-open. Pakita ko na lang po yung dito po. Ayan. So, kung hindi nyo pong malocate, pwede nyo pong i-search dun sa drive sa taas. O kaya, dito na lang po sa baba. Mapapansin nyo po na yung file size ng mga organic Google files ay walang file size. Ibig sabihin, dinidisregard niya yung size. Kahit gaano kalaki yan, wala siyang nilalagay na file size. Ibig sabihin, hindi siya nag ano po ng storage. Tignan niyo po yung exit 1 ko po ah.
exit survey 1 kung ganito kadami. Madami pong ano yan, certificates. Pero dahil nilagay po dito, wala siyang file size. Pero naka-PDF. May mga file size doon. So basically, kapag nilagay niyo po sa Google Drive, depende po kung ito po ay naka-organic file, meron po siyang storage at meron siyang file size, meron wala. Ito po, Google Slide po ito. Wala po siyang file size. Halos lahat kasi ay, ito po, Google Classroom, foreign file po ito, hindi po ito gawa sa Google. So, meron siyang file size. Kaya, meron siyang storage dito. And ito po, isa pa. Okay, any question po so far? Ma'am, sir? Okay, so let's proceed. Okay, output alert number 3. So, pangatlo na tayo. So, open niyo po ulit yung Google. Mag-upload tayo ng dalawang files sa inyong folder. Ang folder na po na pinagawa ko po sa inyo kanina ay session 3 underscore last name underscore first name. So mag-upload po tayo ng file. Parang katulad na ginawa ko po kanina. So punta po ako dun sa file folder ko, yung session 3, yan po. Yan po. Naglagay po ako ng isang document file at naglagay po ako ng image file. Yan po ang gagawin niyo po later. So, saan po ako kukuha niyan, Sir Rainier, ng mga files na yan? So, syempre, dahil sa laptop po natin, gumagawa po tayo ng mga, ano po, ng mga documents, no? So, kahit ano po, pwede niyo, kung pwede niyo po i-share, siguro naman kung hindi naman po ito ay confidential, no? So, pwede kayong mag-upload ng document file, katulad nito, at any kind of pictures, bahala po kayo. So, ito po. Sa dalawa po yung hihingi namin, isang, specific po kami ha, isang document file, hindi po Google Docs ha, kailangan gawa po ni Microsoft Word. Makikita po namin niya kung gawa siya ni Google Docs kasi iba yung icon. Dapat ang icon niyo po ay capital W. And then yung image file, yung thumbnail niya, ito po, yung maliit na picture dyan. Ibig sabihin, ito po ay photo file. Okay po? So yan po yung ating susunod na output. Kailangan po sa loob ng drive na session 3 underscore last name tsaka first name, may dalawa pong files kami makikita. Meron pong document file at meron pong picture file. Yan po yung susunod natin na alert o susunod na output. Okay po? Now, how to change the Google Drive view? So pag nagbago po tayo ng views sa Google Drive natin, depende lang po sa inyo yun kung anong pong gusto nyong view. So, ito po nakikita nyo po, ang tawag dyan ay list view. Kasi nakalista po. Pag list view, lahat po nandoon, pati details. So, litan ko lang po. Ayan. Kapag maliit yung sa screen, lalabas yung apat po, no? Yung file name, sino po yung owner, me, ibig sabihin ako po yung gumawa, last modified, and then file size. Dito po, makikita nyo, lagi may mga drop down, no? Ibig sabihin, pwede nyo baguhin ito. Kung kailan siya na modify, modify by me, and last open by me. So, pwede mong baguhin yung arrangement, kung ano yung pagkakasunod-sunod niya, depende sa'yo kung gusto mong hanapin na mas mabilis, kung ano yung una mong na-modify, o yung last mo na na-modify. Pwede mo siyang baguhin dito. At yung last na information po, kung gaano kalaki yung file size ng isang document. Again, kapag native po o kaya organic po na Gmail application ang ginamit, lagi pong walang file size. Pero pag foreign po, like this, meron siyang, nag-accumulate siya ng storage sa inyong drive. Okay po? So, paano ba mag-change ulit, no? So, again, dito po sa inyong drive, kung list po ito, i-click nyo lang po itong parang window para maging grid view. So, paano ba ang grid view? Pag-click nyo po ito, ganito naman siya lalabas. So, yan. Naka-box po siya. Tapos, meron siyang konting pasilip o parang thumbnail kung ano yung laman ng iyong file. So, since ito ay Google G Suite for Education na document file, makita mo po yung mga letters dyan. Ibig sabihin, isa document file. Tapos, yung image naman sa kabila, makita mo agad yung thumbnail kung ano yung description ng picture. Nandiyan na po agad. Yan po naman yung kapag
grid view. Ginagamit po ang grid view kapag naghahanap ka po ng certificate. Gawin ko pong example. Ito po sa exit survey namin. Ayan po. Ito po ay naka-grid view. Ibig sabihin, kita mo agad yung mga pangalan ng mga ano po, participants. Pero kapag gusto mong hanapin na mabilisan, na ayaw mo makita yung mga ano po, pili ka na lang po dito sa list view para hanap mo na lang and then download. Mapapansin niyo po dito, no, may mga tao. Ibig sabihin, shinare ko po ito sa lahat. So, pwede pong kunin po ito. Kaya lang, hindi pwedeng i-modify. Hindi pwedeng i-edit. Kasi may mga restriction dyan. Ang sharing settings niyan ay naka-view lang po. Pwede pong kunin, pero hindi nila mabubura yung file. Ang mahirap kapag shinare mo sa lahat, tapos click to anyone with the link, tapos naka-editor, tapos may teacher na bad, binura lahat ng ano, patay. Saburado lahat ng mga certificates po dyan. Pero, meron pa rin security purposes yun, na makita kung sino nagbura. Kasi sa activity, meron po dito, ano, may activity ano po dito sa kabila. Pag-click nyo po ng I, dito po, merong details kung sino po yung nag-access at kung may nagbura, makikita nyo po sa activity. Ito po, yung details sa ka-activity. Makikita nyo po dyan kung sino po yung nag-access at nag, ano po, kung may nag-change po ng inyong Google Drive. Okay? Next po, so again, dalawang drive views po, no, we have list view and grid view. Okay po. So, again, alert number 4. Change the Google Drive views of your Google Drive. Pwede pong list view and grid view. Ipo-post nyo po yan sa inyong Google Docs. Yung Google Docs na pinagawa ko po sa inyo na nakalagay po doon yung inyong Jamboard. Pabalik po tayo doon para makakuha natin. Ito po yung Google, ano po natin, Google Docs natin. Sir Rainier, Sir Rainier? Yes po. May question po yata tayo. Yes po. Question po. Wait lang ha. Yes po. Ay kay Sir Marlon Santos. Sabi niya, Sir, pwede bang direktang mag-upload ng files or images galing CP sa laptop or CP? Nakakonnect naman yung CP sa laptop. Ulit po, ma'am, nag-ano lang po. Sabi niya, sir, pwede bang direktang mag-upload ng files or images galing CP sa laptop or CP? Kasi nakakonnect naman daw, sir, yung CP sa laptop. What do you mean po nakakonnect yung laptop sa CP? Paano po yun? Ano po ibig sabihin yun? Sorry, sir. Cellphone nakakonnect. Yung cellphone nakakonnect naman sa laptop, so gamit naman yung cable. Kaya lang, nagawa ko naman na dati. Pero hindi ko makikita yung file sa CP dito sa drive. Apo. So, ibig sabihin ang ginagawa ko, transfer ko muna sa laptop mismo, then from laptop to drive. Laptop to drive. Pareho po ba kayo ng, ano po, no, Gmail account na ginamit? O CP tsaka laptop, Gmail pareho lang po. Parehong Gmail. Naka-regular Gmail. Ah, okay po. Same lang po, no? Kasi po kung same, ang ano po dyan, opo, ang ano po talaga dyan, kung pareho lang naman po ng ano po, account yan, kahit gumamit po kayo ng cellphone at ng laptop, dahil real-time naman po yan, papasok din po agad yun. So, ibig sabihin, kung gumamit po kayo ng cellphone at ginamit nyo po yung drive nyo at naggawa kayo ng mga Google Docs, the same na po, same, I'm assuming po na same po ang sinabi nyo po, same na email account. Wala po, hindi po yun magbabago, sir. At wala po kayong medyo magkakaroon ng problem kasi same email po o same Gmail ang ginamit. Kasi kung gamitin nyo po yung laptop nyo po, tapos same din po sa cellphone na same Gmail account, pareho lang po. Ibig sabihin, ang changes nun, real time. Kung di po ako nagkakamali. If cellphone gamit nyo, click nyo pong settings. Ah, sige po. Okay po. Yung mga questions po siguro para ano po, sorry po. Pero I appreciate po Sir Marlon din sa question po. Okay po. Sige, let's move po. Ayan, yung Google Drive po na views, no, dapat po dalawa yung ipopost natin o ipipaste natin. Sige, pakita ko lang po para alam niyo pong gagawin.
So again, bumalik po ako sa Google Docs, no? Yung una, naka-save po yung ano, o na-paste po natin yung ating Jamboard. Now, ang gusto pong gawin ay i-paste daw po yung screenshot ng dalawang views nyo ng ano po, Google Drive. So, ito po yung aking Google Drive for the sake of this webinar. So, ang gagawin ko po ay i-screenshot ko po ito. Anong view po ito, mga teachers, kung ganito po ang view? Anong view po yan? Is it list view or grid view? Oh, list view. Kasi naka-list, nakalagay po natin. List view. Po. Yes po. So, i-click po natin yung print screen sa keyboard. Yan, print screen. Okay. And then, balik po kayo sa Google Docs. Ayan po. Again, paano po ulit mag-paste? Control V. Ayan. Yan na po yung inyong list view. Ay, may pangalaw pa pang view. So, balik pa tayo ulit dun sa inyong Google Drive. I-click nyo po ito para maging grid view. Grid naman. Mga boxes, may mga thumbnails. Okay, click nyo po yung inyong print screen. Balik kayo dun sa Google Docs. And then enter nyo lang po para bumaba po yung cursor. And then, control V o kaya paste. Ayan. So, dalawa na po yung na i-present nyo. Isang list view at isang grid view. Ayan po yung isa sa mga hinahanap po namin. Okay po? So, again, balik po kayo dun sa inyong Google Drive. I-click nyo lang po itong list view. Okay, isa po siya ng view. Print screen. And then, paste po sa Google Docs. Para naman po sa grid view, yan po, print screen, and then balik po sa Google Docs, and then control V, o kaya paste. Yan po. Yan po yung ating output alert number 4. Dalawang screenshots po ng list view at grid view sa inyong Google Docs. Okay po. Next, how to search folders and files? Madali lang po yan. No? Maglalagay lang po kayo ng ano po, file name dun sa search view. So, dito po sa Google Drive, balik tayo. So, balik po ko sa root access ko po. Ha? Pwede kayong mag-click dito o kaya dito. Yan, yung ating root drive. So, let's say certificate. So, sa dami ba naman ng certificate lalabas dyan? So, maraming certificate po ang lalabas kasi etong drive na to ay more on certificate. So let's say, hanapin ko na lang po yung akin, Rainier. Ayan. So may mga suggestions po na lalabas sa baba. Kung ano po yung i-click nyo po dyan at kung ano naman talaga yung hinahanap nyo. Okay po. So next. You may perform in-depth search to your files folder. Pwede po kasi kayong maglagay po nun kung i-click nyo po to. Yeah, may lalabas po drop-down dyan na lahat ng in-depth na searching kasi meron po dito any type kung ito po ba ay photos, PDF, documents, spreadsheets, presentation, in any types ng form. Yan po lahat. Next, kung sino po yung owner? Kayo po ba? Not owned by me, specific person. May mga ganyan pong ano po, specification. Nakalagay po ba sa trash? O nakalagay ba sa starred? Ito po ba ay na-date modified anytime? Pwede nyo po i-click yan today, yesterday, blah, blah, blah. Nakalagay po dyan yung mga modifications, and then kung may word po ba na Rainier dun sa file na yon, kahit hindi po ang pangalan niya ay Rainier yung file name, pero meron sa word o document file na pangalang Rainier, pwede siyang lumabas. And then, click nyo lang po yung search. Okay po? So, yun na po yung pagdating sa searching ay mabilis naman po at madali naman siyang matutunan. Okay. Ito na po yung ginagawa natin. Paano po mag-share ng folder at ng file? You may share or not share your folders and files and folders on your Google Drive. Since sa inyo naman yung file, tsaka yung Google Drive, meron kayong rights not to share or share your files. Siyempre, kayo po gumawa nun, o kaya kayo may rights nun. So, pwede siyang distribute o hindi. So, paano po ba tayo mag-share ng mga files? So, balik po tayo sa Google Drive. Katulad po nito, ano po yung ating indicator kung ito po ay nakashare o hindi? So, kapag nakashare po, meron pong tao o yung meron siyang icon na ganito. Kung hindi naman po siya nakashare, ito po yung kanyang
wala pong tao siya na nakalagay. So, ibig sabihin, itong classroom na to ay hindi po nakashare sa iba. So, paano ba mag-share? So, punta po tayo sa folder or sa file na gusto niyo po share. For the sake of this webinar, ang gawin muna natin po ay yung folder. Okay, itong classroom na to na kulay gray ay wala pong sharing settings. So, i-click po natin ito gamit po yung mouse. Right click. So, pag right click po, meron pa yung options dito. Pwede pong share yung first two, ha, ito po, yung share at shareable link. O, discuss muna natin yung difference ng dalawa. Pag sinabing share, ito po, maglo-load po itong sharing setting option. At sa taas, meron po kayong specific na tao kung sino po ang gusto nyong mapag-sharean ng email. Email na gusto nyo pag-sharean ng file. Let's say, ito po, ayan. Kailangan, hindi ko na po i-click kasi hindi naman sila kasali dito. So, pwede ko pong i-share sa iba. Let's say, rainier.desus@dep.gov.ph. Yan. Kapag yan po, meron ditong option sa left, sa right side kung pwede ba siyang maging editor and viewer. Ano pang difference yung dalawa? Pag view or viewer, hindi niya ma-access yung file mo in a sense na hindi niya ma-edit. Makikita lang niya. Pwede niya ma-download? Yes, ma-download niya. Pwede niya bang mabura? Hindi. Hindi niya mabubura. Kasi wala siyang editor rights para gawin yon. Ang makikita niya lang po yung mga files mo. Pero ito po yung big deal dito. Kapag click niyo ng editor, ibig sabihin, binibigyan niyo yung email na to ng rights to edit in terms of organizing, adding, and editing files. Ito po yung pinaka-delikado dito kapag binigyan niyo siya ng access kasi kung baga, pwede mo siyang bigyan ng full access sa iyong file o folder na yon. Pwede niyang burahin, pwede siya mag-add, mag-organize. So usually, ang best practice, binibigay lang po ito kapag talagang ano mo po, kilala mo yung taong bibigyan mo ng ganitong access. And then, click mo yung send. Yung send naman, kapag gusto mong mag-notify sa email, kunyari, hello, sir, share po ako ng folder na ito. Ayun na lang po, siguro. And then, i-click mo yung send. And then, yung notification message mo na yun ay magno-notify po yung email na nilagay mo po doon, makaka-receive po siya ng email message na sinasabi na nag-share ka na po ng folder. Makikita niyo po ngayon no, sa classroom, meron na pong tao. Ibig sabihin, naka-share na po yung ano po. Kaya lang, sa isang tao lang po ha, doon sa email lang yan. Pero paano kung gusto nyo ng marami? So, right-click po ulit. Dito tayo sa Get Shareable Link. Sa Get Shareable Link, makikita nyo po ulit na nakashare sa akin doon sa taas. No? And then, pwede mo po dito, maramihan na. So, ikiklik mo po itong restricted. By default, ang nakalagay po dito ay restricted. So, ikiklik mo lang po ito para lumabas yung susunod na option. Anyone with the link. Anyone with the link. So again, by default, restricted po. Ibig sabihin, ikaw lang ang nakakita at nakaka-access ng iyong file. Pero kapag i-click mo ito, yan, binubuksan mo na ngayon yung access sa lahat. Dalawang, ano po yan? Dalawang options po. Viewer. Pag viewer, pwede lang makita at ma-download yung file. Pero pag editor, ito na yung mas matindi na yung access. Pwede mo siyang baguhin, i-organize, magdagdag, at mag-edit ng files. So, yun po. And then, click done kung sa tingin mo okay na po yung gagawin mong sharing settings. Done. Ayan. So, again, nandun na po yung icon. Ibig sabihin, lahat po ito ay nakashare na. Paano po ulit makita? So, right-click, get shareable link. Ayan. Ito na po yung magiging settings mo. Nakashare na po kahit kanino. Kahit kanino na may link. Anyone with the link. Tapos may naka-specify na tao sa taas kay Rainier Desus. So, done. Okay po. Next. Again, restricted. Anyone with the link, viewer. And then anyone with the link, editor. May difference po yung tatlong yun. Now, alert number 5, output. So, go to your folder. Change the setting. Get a shareable link. Change from restricted to anyone with the link. Kasi kailangan po namin yan kapag nag-check po kami ng iyong file. Pag hindi po naka anyone with the link yung inyong folder, hindi po namin siya makikita. So kailangan nyo po siyang i-change yung setting. Paano po ulit yon? Punta po ulit kayo sa inyong Google Drive.
Again, teachers, ano po yung folder natin? Session 3 underscore Desus underscore Rainier, o yung tinatawag nating last name tsaka first name. Ayan po. By default, di ba hindi naman natin binago yung setting. Kailangan po natin gawing anyone with the link. So, kailangan i-share natin para makita po ng TWG yung inyong mga output. Okay. Gagawin nyo po, i-zoom lang natin. Balik po kayo doon sa inyong folder. Right-click. Ayan. Sa right-click, gawitin nyo po, get shareable link. Sa get shareable link, ano pong pinapagawa natin? Kailangan po natin i-share na anyone with the link. So, click nyo po yung restricted. Ayan. So, sa second option, anyone with the link. Ayan. Click po natin yung anyone with the link. Ayan. Para may access na po yung TWG nyo na makita yung file. Now, okay lang po bang viewer? Nandito po ba si Sir Espina? Wala. Kasi kung ano po, i-viewer po ba natin? Yes po, sir. Sir, ano po ba? Viewer or editor? View lang naman. Check lang naman. Ah, sige po. Thank you, sir. So, viewer po. Sabi ni Sir Espina. So, viewer lang po. And then, done. Click ko po yung done. Balik po tayo ulit. Let's say, kunyari, hindi po siya nakashare, no? Right-click natin ulit. Get shareable link. Ayan. Balik natin ko ulit sa restricted, kunyari lang. Ayan. So, pag restricted, ikaw lang nakakita at nakaka-access ng iyong folder. Yan po yung nagiging problem kapag nagpapasa po ng folder na links at hindi nakikita po na nache-check. Kaya hindi nabibigyan ng certificate kasi may restriction. So, kailangan, i-click nyo po yung restricted. Gawin natin anyone with the link. Ayan. And then, nag-update po siya, no? And then, click nyo po dito as viewer. Ito po kasi unang option kapag anyone with the link. And then, click natin ay done. So, after nan, nakita na po natin yung ating folder na meron na po siyang icon na tao. Meaning, it is shared with anyone with the link. Okay po. So, kapag nagawa po natin yan, hindi na natin po siya i-screenshot. No need to screenshot kasi makikita naman po namin kung ito po ay talagang na-share anyone with the link. Kasi makikita namin po yan. Okay po. Output alert number 5. Okay na po. So, we're done with ano po, Google Drive. So, let's move sa Google Classroom. So, any question po so far? Siguro. Sir, sir. Opo. Sir Ian po. Sir Ian. Pagka kailangan bang Gmail din yung ginagamit para ma-view or ma-edit yon? Yes po, sir. Opo. Kasi okay. Google Drive talaga. Paano, sir, sa, kunyari, sir, paano kung Yahoo Mail ang ginamit ko? Hindi ko po alam kung ano yung proper na sagot doon. Pero kasi ang ginagamit lang talaga kapag Google Drive. Google talaga. It's Google account. Okay, pag binigay mo na yung link para ma-download niya yung file, kailangan ba ang gamit niya is Gmail din? Preferably. Oo, preferably. Okay. Pwedeng okay. DepEd, pwedeng G Suite, saka regular Gmail. Thank you, sir. Okay po. So, let's move sa Google Classroom. So, Google Classroom po ay isa sa mga learning management system. Ito po ay isa sa mga well-used and well-utilized buong mundo. So, lahat po ay gumagamit nito. At meron po akong teacher o teacher po na that is a private na nagtuturo na rin po sa ibang bansa. Pero ito ang ginagamit po nila kasi dahil wala po silang face-to-face learning. So, ang ginagamit po nila ay Google Classroom. Pero meron pong recent developments po no, na ang ating SDO ay introduce po ang paggamit ng Facebook tsaka Messenger para sa ating online learning. So, nai-introduce din po sa susunod na mga okay po. How to open Google Classroom? So, there are ano po, ano, ways to open. Pero meron lang tayong note para sa mga participants natin. Ito naman po ay nagkaroon ako ng advisory kanina pa. Nagagamit po tayo ng regular Gmail account para sa ating webinar para wala po masyadong restriction. Pero kapag mag-create po tayo ng class, pwede tayong gumamit ng G Suite or DepEd email accounts. So again, ang difference na kaya nilagyan ko po siya ng highlight. Pag mag-join tayo ng class, pwedeng gumamit ng Gmail account para nakakasabay po yung ating mga bata. Kasi ang mga kids, ang mga bata ay Gmail accounts po ang gagamitin. As teachers, tayo po ay mag-create ng class, pwede tayong gumamit ng G Suite, pwedeng gumamit ng DepEd, o pwedeng gumamit ng regular Gmail account. Mas marami tayong options. G Suite, DepEd, o kaya regular Gmail accounts. Next, open your browser and type in this one. Okay, demonstrate lang natin. Now,
kung kayo po ay naka Google Drive na, madali na lang mag-navigate at pumunta sa Google Classroom. Kasi dito po, sa inyong 9 dots, nandyan na po yung Google Classroom sa baba. Ayan po. So, hindi nyo na kailang pumunta pa ng browser at mag-type pa ulit ng URL. Kasi, ang maganda sa Google, nandun na lahat din ng apps. I-click mo na lang. So, kailangan natin Google Classroom. Yan po. So, yung icon po, no, yung blackboard po, tapos may tao sa loob. Yan po yung Google Classroom. Medyo nag-load lang po. Ayan. So, this is the Google Classroom ecosystem. Ayan po. Ang ginamit ko po dito ay yung regular Gmail account ko. So, for the sake of this activity, ito po yung magiging ano ko po, student account. At pupunta po ako dun sa aking G Suite account as teacher account para ma-explain ko po sa inyo ng maayos. Ayan po. So, ito po yung aking G Suite account. And then, ito yung kanyang Google Classroom. Okay. So, ahead of time, nag-prepare po ako ng kunyari lang na tatlong classrooms, classes dito. So, binase ko na lang po sa aking ano po, school loads po nung last year. Felipe, Luna, tsaka Quezon. So, meron po dito ang tatlong classes. Ang tawag po dito ay class tiles. Class tiles. Lahat po ng na-create mong classes ay nandito po, naka-summarize po dito sa iyong ano po, class tiles na tinatawag. So, ito po. Pag-click ko po ng isang class, papasok po tayo sa individual classes. Ang tawag po dito ay dashboard. Dashboard. So, sa dashboard, as teacher account, ito po yung lalabas sa apat. We have stream, classwork, people, and green. Okay? Stream, classwork, people, and green. So, meron po tayong gagawing output. So, kailangan nyo pong mag enroll sa class na gagawin ko po. Balik po tayo doon sa presentation. Okay po? Ayan. So, sa inyong output, ang gagawin nyo po ay mag-join po kayo ng class. Ayan. So, pag-join po ng class, ano ko lang po, ano? Ayan. Open Google Classroom. Join the class MLQHS INSET Day 3. Wala pa po yan, hindi ko pa po nagagawa. So, kasi sabay po natin gagawin. Enter the class code. Wala pa po siya nakalagay kasi hindi pa po nage-generate yung class. Post a comment to the stream area and paste your screenshot comment to your Google Docs as proof of your attendance. Okay. So, punta po ako sa teacher account. Ako po, ang role ko po ngayon ay teacher. Kayo po muna ay mga students. So, ang gagamitin niyo po bilang students ay regular Gmail accounts. Okay po. So, balik po tayo dito sa aking teacher account. So, again, mag-create po ako ng panibagong class. Okay. Dito po, sa ating left side, pwede nyo pong i-click dito sa navigation pane yung classes. At babalik po kayo sa class tiles. Class tiles. Ayan. Sa class tiles, kung gusto nyo mag-create ng panibago or add new class, meron po dito sa taas yung plus sign. Okay po? Click nyo po ito at meron kayong options na dalawa. Join class or create class. Sa akin po, ang gagawin ko po, create class. Kayo mamaya po, join class as my, ano na po, kunwari, you are my students. So, i-create ko po, create class. Okay? So, based on this, no, ang gagawin ko po ay MLQHS INSET Day 3. Copy ko na lang po ito para mabilis. Okay. And then, class name, wala na mabas. Yan na lang. MLQHS INSET Day 3. Ang ginagawa ko po ay nag-create na po ako ng class. Section po ay, ano kayo magandang section? Quezon na lang. And then, subject, let's say professional development. Kunyari, yun lang subject ko. PD. And then, room, wala naman tayong room. So, pwedeng blank. So, lahat yan, sa apat na yan, ito lang po ang talagang dapat nyo lagyan, yung nakalagay na required. Kasi kapag iniwan nyo pong blank yung section, subject at room, okay lang po. Basta yung class name, it's required. So,
ano po natin? Ayan. Click ko po, create. Ayan. Pag click ko po ng create, so nag-generate na po yung Google Classroom ng panibagong class na may pangalan na MLQHS INSET Day 1. Wala po nang nakalagay, day na lang pala. Okay. Pwede ko naman itong baguhin later kung gusto kong gawing day 3. Pwede ko siyang i-edit later. Okay. Now, as your output, mag-open po kayo ng Google Classroom. And then, ang role niyo po ay student. Gamit po kayo ng regular Gmail account. And then, i-enter niyo po itong code. Yung code po, bilang teacher, ito po yung class code. Maliit, no? Kiklik niyo po itong display. Meron siyang malaking version. At kung gusto niyo pong mas malaki, ito pa. Mas masaya. Yan. Okay. So, open po kayo ng Google Classroom. Sir, paano po mag-open ng Google Classroom? So, balik po kayo doon sa inyong Google Drive. Nandun na po yon. Click niyo po yung 9 icons. Sa 9 icons, click niyo po ay create join class. Sige po. Pwede po pa. Yan, nakalagay na po daw sa ating chat box. Thank you po. Balik po tayo para makasunod po yung iba. Ito po yung aking ano po, student account. Kunyari, student account. Ay, si Sir Rainier, nagbigay na ng join class. Kailangan ko na mag-join. So, kayo po, ang gagawin niyo po ay, kiklik niyo po itong plus sign. Ang gagawin niyo po ay join class. Tayo po ha, sabay-sabay tayo. Join class. Yan. Okay, sa join class, ano po ba yung ano, yung code? Sa code, kailangan meron kang, ito po, kakopy ko na lang, no? 74FVCL2. Control C, copy. And then, paste ko sa class code. Okay, after completing the class code, kiklik nyo na po yung join. Now, joining na po. So, malalaman nyo po kung kayo ay nag-join kapag may lalabas po sa inyong class styles na ganito. Ayan. Ito po ay aking, ano po ah, student account po ito. Ayan. So, ito po yung classmate ko, si Ma'am Lial, si Ma'am Lori J, Sir Babagay. Ayan, may mga classmates na po ako. Sir, paano ko po malalaman kung sino-sino po yung mga classmates ko? So, pasok ka dito sa People tab. Ang tawag po dito ay People tab. Kasi sa students account, meron kayong 3 tabs. Stream, classwork, and people tab. Check ko nga kung ilan na po kami. Ayan. Ang mga classmates ko po ay, siyempre, ang teacher ko po ay si Sir Rainier. Tapos, may classmates na po akong, wow, 93 students na agad. Mabilis po. So, ito po yung mga classmates ko sa virtual and online class na to. Si Ma'am Geraldine yan po. Okay po. So, yan po yung mga classmates natin. Sa teacher account naman po, balik ako, makikita ko naman ngayon kung sino-sino din yung mga estudyante ko. Parang ano po, nadagdagan lang ng grades tab dito. So, people. As teacher account, nandiyan po. As you can see, meron ditong, pwede po akong mag-invite ng teacher. Since ito po yung magiging ano natin, no, official output para sa classroom, mag-a-add po ako dito. Add ko si Sir Spina, mamaya-maya na lang. Hingin ko yung kanyang email add. So, i-add ko siya dito. And then, pwede ka pong mag-invite ng mga students or mag-add ng students in different ways. Una-una ang ginawa po natin, no, nag-flash ako ng class code. Ito po yung una. Para ibigay mo sa bata yung class code, ito po. At sila na po, individually, mag-enroll sa class mo. Basta bigyan nyo sila ng signal kung kailan pwede mag, ano po. Tapos, yan na po, lalabas na po sila. Second, pwede ka pang mag-invite using email. So, kung meron kang specific na estudyante na kailangan mong i-enroll, pwede mo. Ilagay ko yung isa kong account pa. Rainier Jesus 1520. Ito yung isa ko pang Gmail account. Okay, gmail.com. Ayan po, lumabas na. And then, wala na ba? Dapat may invite dito. So, dapat meron dong invite. Tapos, i-click ko lang yung invite. And then, kapag na-click ko na ito, mag-receive yung Rainier Desus 1520 na Gmail ng email ng invitation. At kailangan niya pong i-confirm yung invitation mo.
Kasi hindi ka pwedeng mag-add basta-basta. Kailangan mag-i-invite ka. Yun yung maganda sa Google Classroom. Hindi ka pwedeng maglagay ng students mo ng instantly. Kailangan mag-i-invite ka talaga or ipopost mo yung class code na pinakita kanina. Okay po. So, meron na po tayong 103 students. Hindi po ako kasama doon kasi ang bilang po ay dito sa pababa. And then, as teacher, meron kang action dito. Ayan, nakana pa. Iba pala. Okay. So, yan po yung ating mga estudyante, mga learners po natin for the sake of this webinar. Sana po no, yung inyong Gmail po ay yung talagang pangalan nyo kasi kapag nag-check po kami, kailangan yung nag-i-indicate po talaga yung pangalan nyo. Sa base naman dito, lahat naman po ay mga true names naman. Ito lang si Ma'am Song Yi Chon. Yan. Pakilala na lang po kung sino. Tapos, ayan, alas lahat naman ay mga names naman nila. Talagang mga pangalan talaga. Okay po. Yan po yung ating ano po, sa mga output natin. Balik po tayo sa presentation. So, output number 6 na po. Malapit na po matapos. Okay? So, here, hindi ko na po ididikit yung class code kasi nabigay na kanina at sa chat box na rin po. Okay. Meron tayong mga tabs na, na nakita kanina. Una po, yung stream tab. The stream tab, this is the social hub of the Google Classroom. Meaning to say, lahat ng mga ano po, announcements na gawa po ni teacher ay makikita nyo po dyan sa stream tab. So lahat, assignments, announcements, schedules, hindi nga lang po yung quiz kasi sa quiz may iba pong paglalagyan nun. So, yung mga assignments po na ipapagawa, later may ilalagay po ako, yun po yung makikita nyo sa stream tab. Okay? Next. Yan na po, ano? Announcements, schedules, reminders, and syllabus ng mismong klase na yun. Yun po yung laman ng stream tab. More on, ano, parang siyang Facebook. Kasi nandun yung kumustahan. Pero pwede mo pong baguhin yung setting kung pwede pong mag-post ang isang estudyante. Merong setting po nun. May mga settings na ikaw lang ang pwede mag-post. Tapos yung mga bata, sila lang po yung mag-comment. Meron namang setting na pwede mag-post at pwedeng mag-comment. May mga ganong settings po. At may pangatlo, teacher lang talaga mag-post. Yun lang po. Okay. Another output. Ulit lang po ito. No? So, number 7. Last na pong output. Open your Google Classroom. Join the class. No? Okay na po. Parang hindi ko yata na-edit. Yan. People tab. Yung people tab naman, ito po yung magbigay sa atin ng names ng teachers and students. So, dito po, lalabas yung teacher natin and then yung mga bata, yung mga estudyante natin sa ating tab. Okay. Check ko lang po baka hindi ko po na-edit yung presentation kung ano po yung pang-pito na output. Kasi 7. Alam natin maganda yung number 7. God's number daw yun. Totoo naman. Kaya lang, hindi ko po mapakita. Okay po. Dalag lang. Okay, so sa Google Classroom po natin ay meron po tayong kailangan i-accomplish. Evaluation. So, is yung mga base po pagdating sa creating classroom, kung paano po ma-join ng class, tsaka yung mga part of mismo ng classroom o yung tinatawag natin Google Classroom Ecosystem. So, dito, balik po ako sa teacher's account. So, sa classwork, pwede po ako dito maglagay ng assignment. Ito po isa natin na hindi ko po makita na output. I-click ko lang po itong, ayan, may ano naman po ako dito, backup dito. Ayan, ito po yung pang 7, open your Google Classroom, create at least 2 classes, paste your screenshot to your Google Docs. Okay po, so ang gagawin niyo po, mga moms and sir, sa susunod po, kayo po ang magagawa ng account as teacher na, yung role niyo po as teacher na.
So, pag teacher, meron po kayong options na gumamit ng regular Gmail account, pwede pong DepEd email accounts, at pwede pong G Suite account. So, again, pwede pong tatlong klaseng Gmail emails ang gamitin. Regular, parang ano lang, regular, DepEd, tsaka G Suite. Pero, pag teacher, best practice po yung DepEd account sa ating G Suite account. Pero pwede rin naman po ang Gmail. So, paano po ulit mag-create ng class? So, kung ito po ang inyong ano po, account, balik po kayo dito sa menu. Balik po kayo sa class styles, para lumabas lahat ng inyong mga, ano po, na-create yung classes. Ito po yung una sa lahat na nalagay ko last time. Ito po yung kagagawa ko lang ngayon na MLQHS INSET Day. Dapat may 3 dyan. Tapos, i-click nyo lang po ito na join class. Ayan. Join class to like create class. Let's say, ako po, kunyari ha, sa akin po, the best way po is, sabi sa Google, based din sa mga webinars, ilalagay nyo po yung pangalan nyo para ano naman, professional naman po yung inyong ano po. Pero depende na rin po kung ano po ang sasabihin ng department. So let's say, Sir Rainier, tapos yung inyong surname, tapos online class. Yan po, ang nilagay ko po for the sake of this webinar, Sir Rainier De Jesus online class. Section, let's say, kung ano lang po, kunyari, ano po ba, Newton. And then, since I'm teaching science, pwede po lagay din ng grade, science 10. Kung may room, let's say 101, pwede po. And then create. Yan po, ano? So, pag nag-create ng class, apat po yung i-accomplish nyo, i-fill out, class name, section, subject, o kaya yung grade level din, tsaka yung room. Ayan po. Kapag nag-create na po kayo ng online class nyo, pwede nyo pong i-create yung select theme. Dito po, sa part na to, pwede nyo baguhin yung kulay o yung theme. So, since ito po ay may kinalaman sa math and science, pwede po ito. Ayan. So, pili lang kayo kung anong gusto nyo yung theme. Kanyari, ito po, yung may magnets. Ayan, yung physics. Ayan po, click. And then, mag-change na po siya from green naging blue na po. At ito na po yung tinatawag natin Google Classroom Banner. Yan na po yung magiging ano nyo po. Nakikita po ng mga bata. Now, paano po makikita yung student account? So, kung hindi po sila naka-enroll sa inyong class, wala pong lalabas doon. So, ito po, bilang ano po, si Jante, no? Meron po as student, no? Ako po ay naka-enroll sa MLQHS INSET Day, tsaka Sir Rainier De Jesus, yung isa pang class niya. As a student po ito, ha, ito po yung class styles ko. As teacher, ito naman ang class styles natin. Kung ilan na po ang nagawa niyong classes o na-create niyong classes. So kung gusto niyo pasukin ang isang class, i-double click lang po, and then papasok na kayo dun sa dashboard ng klase mo as teacher account. So ayan po yung lalabas. So basically, lalabas lang po dito yung class code na ibibigay niyo po sa bata. Siguro bigyan mo sila ng ilang araw para maka-comply kung kailan sila kapag-enroll kasi kailangan ng internet dyan. And then, ang maganda lang po ay pwede kang mag-generate ng Google Meet link. Kung meron kayong pag-uusapan, pwede kang mag-create. Wala na kami German doctor sa ating mag-imagine. Sir Rain, may tanong lang po. Apo, question po. Sir Rain, paano daw papalitan yung restriction doon sa Google Classroom? Google Classroom? From Ma'am Olive po yun. Google Classroom? O, yung sa restriction. Yung sa Google restriction Drive ba yan? Google Drive, Google Classroom po. Classroom eh. Ang Google Classroom po ay open. Google Classroom. How to change? Yung Google, I assume siguro Google Drive yata yung sinasabi ni ma'am. Restricted sa Google Classroom. Ano po, ma'am? Sorry po. Ay, sorry ma'am, medyo ano. Ito po. Yung Google Classroom po, ang i-change po yung setting, ma'am. Hello po. Ah, sige po. Okay, sige. Ito po, sa Google Classroom po natin,
teacher account. Kasi ito po yung gagawin po natin. Ah. So, sa stream, dito po kayo maglalagay ng inyong schedule. Announcements, reminders, etc. So, example. Hello, class. Welcome to my online class. Nari lang po yung aking message. At sa post po dito, pwede nyo pong i-post ito at this moment. Pwede nyo pong i-sked at pwede nyo pong i-save as draft. Ano po yung pagkakaiba ng tatlo? Pag pinost nyo po ito as post, post na po siya agad. Lalabas na agad sa stream tab. Yung message ng teacher, lalabas po yan. And eventually, lalabas din po yan lahat dun sa ating ano po, students account. Pakita ko lang po ano. Sir, try mo nga sa klase natin. Ah, sige po. Eto, sa klase ko. Klase natin. Sige po. Ayan. Hello. MLQHS. Yan lang po, no? Tignan nyo po kung lalabas sa inyong, ano po, yung kaka-enroll nyo po na class. Yung papasok po. Ayan. Hello, MLQHS. Tignan nyo po yung isa. Ito po, meron naman akong students. Ayun. Si Teacher Rainier, yan po, lumabas. Hello, MLQHS. Okay po. Let's say, meron pa po. Hello, Dr. Gundran. Ayan po. Tapos, click ko lang po yung post. Ayan. So, as teacher, lalabas po yung aking message. As student, pwede nyo pong i-refresh para po lumabas po yung message ni Teacher Rainier. Parang messenger pala yan, sir, no? O, parang ganun, sir. Kasi ang stream po ay isang social media hub. Kumalabas po. Ayan. Si Sir Angel Mingo TV, Sir Rafi, yan. Meron po siyang ganyan po. So, as teacher, pwede po niyong baguhin ang setting. Kunyari, may mga bata po na very mean, bad po, nagpo-post po ng hindi maganda. Pwede niyo po baguhin yung setting. Ito po yung importante sa mga teachers. Mga teachers. Meron po tayong general setting po dito. Sa class settings, ang unang-unang makikita niyo po, yung class settings. So, sabi ko kanina, pwedeng baguhin. Kasi nagkamali ako, no? May kulang. MLQHS INSET Day 3. Nalagyan ko 3. Class description, pwede ko nalagay INSET na lang. Ganun na lang po. And then, let's say section ganyan po. Subject ko, Prof. Dev. General, class code, pwede nyo pong i-display, copy, i-reset. Pwede nyo pong i-reset para hindi po mapasok ulit ng iba. Kasi kapag class code, since appeared na yon at na-distribute na sa bata, alam na nila yung class code. Kung ayaw nyo pong mag-ano po, pwede nyo baguhin yung class code para walang pumasok ng iba po. And then, dito mo yung stream, pwede nyo pong i-change sa tatlo. Students can post and comment. So, in this case, ang mga bata daw ay pwedeng mag-post at mag-comment. Para may marami sinilayan na mag-post at mag-comment. Second option, students can only comment. Yun lang po yung gagawin nila. Hindi po pwedeng mag-post. And then, ito yung pangatlo, parang ano na to, authoritarian na. Only teachers can post or comment. So, wala nang gagawin yung mga bata, kundi mag-view na lang ng message. Wala nang rights na mag-post at mag-comment. Okay po? And then, dito, show deleted items, etc., etc. So, gusto ko, walang nagpo-post ng mga bata. Gusto ko mag-comment lang. I-click ko po itong second option. Ayan. Students can only comment. So, pag-click ko ng save, makikita ko sa stream, si Sir 42 na lang ang last na makakapag-comment. Ay, makakapag-post. Kasi yun na, siya na po yung pinakalas. And then the rest, wala na po makakapag-post dito. Comment na lang po, individually. Okay? Kung ibabalik nyo po ulit, so, click nyo po yung class settings, balik po sa general, punta po kayo ng stream, and then, students can post and comment. Kung ang klaseng teacher nyo ay kayo po ay very, ano po, authoritarian na very democratic, pwede po yan. Yan po. And then, click nyo po yung save. Babalik ulit kayo sa default setting na students can comment and post. Ayan po. So, again, yung people, listahan po yan ng teachers and students. Ito po yung grades. Last na lang po. Sa grades naman, depende po kung meron po kayo ililagay na classwork. Sa classwork, magbabase po ang inyong mga grades dun sa ia-assign yung classwork. Ang classwork po, ito po yung hub naman
kung magbibigay kayo ng assignment, questions, topics, at kung ano pang mga performance tasks na ipagagawa nyo in terms of modules and units. Paano po yun? Last na po, itong create button. So meron kayong options na i-click po yung assignment, quiz assignment, question, material, reuse post, and topic. So kapag assignment, so i-click ko po yung assignment. So meron tayo dito options na i-click po yung title, instructions ng assignment, and then pwede po kayong mag-add ng mga sumusunod. Google Drive. Kung Google Drive, kung meron po kayong file na kukunin sa Google Drive po ninyo. At ipipaste nyo po or i-attach nyo po dito sa inyong assignment na ibibigay nyo po. Link. When we say link, lahat po ng link sa internet or website, pwede nyo pong ilagay. Let's say, link po ito ng website. Isang website po na may kilala sa science, ililink nyo po. Let's say, magkakaroon po kayo ng assignment na gagawa po ng essay or essay writing tungkol dun sa article na nabasa. So, ibibigay nyo po yung link. Kung file naman, kung maglalagay kayo ng any types of file, document file, lahat po ng file, i-attach nyo po dito sa assignment. And YouTube. Isa-isahin po natin no, ng mabilisan. Kung YouTube, papasok po kayo sa YouTube tab na to at i-click nyo po. Let's say science na lang. Science. And then, sa search bar, lalabas po dito kung ano po yung sa tingin nyo na appropriate po sa science na gusto nyong ipapanood sa mga bata. And then, at may instruction kayo na mag-react dun sa napanood nilang video, yun po yung i-attach po ninyo. Second po, kung file naman, maghahanap po ng Google Classroom ng file sa inyong computer, sa My Drive, sa Share Drives, or yung Start nyo. So basically, nag-upload lang po tayo ng mga files sa inyong computer system. So mag-upload po siya ng file na sa tingin nyo po ay kailangan. Okay? For the sake of this, ano po, ito, ko lang po, stream. Example lang po, para lang mapakita lang natin. So, yan. So, kapag na-click nyo na po, mag-upload na po siya. Sa taas, nakalagay po yung pangalan po ng in-upload nyo, saka yung file extension format. Tapos, kung may X, kung gusto nyo i-cancel, and then click nyo po, upload. Pero kung meron pa kayo dadagdag, you may click this add more files kung may dadagdag pa po kayong associated files dun sa assignment. So for the sake of this webinar, kiklik ko lang po itong upload. And then meron ditong notification and progress bar kung ito po nag-upload na. And then sa share settings, bibigyan po kayo ng initial advisory no, kung lahat po ba ng file na to ay, ito po ah, i-differentiate natin. Students can view file. Ibig sabihin, ma-review lang ng mga students. Students can edit file. Kung ma-edit ba ng students. Since ito po ay photo file o picture file, hindi naman ma-edit kasi picture na siya. O kaya, make a copy for each student. Ito po yung best practice na ginagawa po ng mga teachers po. Make a copy for each student. So, lahat po ng mga estudyante ay makaka-receive ng ganito po. So, tignan natin kung makukuha nyo po, no? So, title. Ano po ba? Stream tab of Google Classroom. Okay. So, instruction ko lang po, mabilisan. Enumerate the parts of stream tab of Google Classroom. Okay po. And then, kiklik nyo lang po yung assign dito. Kiklik ko po ano. So, bago yan, meron kayo dito mga configurations kung saan nyo po ito ipapadala. So, since nasa MLQHS INSET Day 3 ako ng file o na class, siya po yung naka-click. Pero kung gusto nyo po pong ilagay sa iba pong klase, pwede ko po i-click ito. So, 5 class po ang mabilisan na mag-assignment. Yun ang maganda sa Google Drive. Hindi siya pa isa-isa. Okay? And then sa students, yan po lahat na. Kung points po, meron tayo ditong pointing system. At pwede rin pong gawing ungraded. So for the sake of this activity, ungraded na lang na. Tapos due date. Let's say bibigay lang ako ng date, no? Kunyari ngayon na. Tapos maglalagay ako ng time. So 5 p.m.
Ayan po. So, meron siyang, naka-due. Ito po. Ang date po natin ay 10. Okay? July 10, 5 p.m. Topic, huwag po na muna lagyan ng topic. Okay? Tapos rubric, create rubric. Sa rubric, depende po kung ano ilalagay niyo pong criterion o criteria. So, doon lang naman sa inapagawa niyo pong, yung pinapagawa ko kung sa picture kung magkakaroon lang po ng enumeration. So, pwede na pong i-disregard muna yung rubric. Okay po? Kasi ano lang naman po eh, nakalagay naman po dyan yung mga numbers, i-enumerate lang niyo naman po yung mga parts ng string tab. And then, click ko na po yung assign. Tignan niyo po sa inyong students account kung lalabas po yung assignment po natin. Ayan, assigning. So may progress bar po dito na na-assign na po siya. Last na po ito, mga teachers. Sorry po kung nag-advance, nakakapag-overtime po. So, assigning, tingnan po natin. So, nag-load na po. Ayan. So, dahil hindi po ako naglagay ng add topic, nagsabi lang siya na baka pwede kong gumawa ng topic sa susunod. Ayan po. Stream tab of Google Classroom. As teacher account po, ito po makikita niyo po. Naggawa kayo ng assignment. So, i-click-click nyo po yan. Ayan po yung lalabas. So, ito po ang pinaka-importante sa assignment. Lalabas po dito yung mga susunod. Yung pangalan po ng assignment, kung kailan siya naka-deadline o due, kailan mo siya pinost, at yung instructions po ng inyong assignment. Ano po yung turn-in? Pag sinabing turn-in, ito po yung nag-hand-in. Parang 2 years ago, ang tawag dito ay hand-in. Ngayon, binago na nila as turn-in. Ibig sabihin yung mga nagpasa. Tapos, ang naka-assign, 112 students. So, si 112 makaka-receive ng assignment. And then, pwede po itong view. View assignment. Ayan. May naka-turn-in na. Ibig sabihin, may nagpasa. O may nag-turn-in ng 3. So, depende po kung ito po ay, makikita nyo po in real time yung mga nagpasa o nag-comply sa inyong assignment. So, makikita nyo po, dahil wala naman po tayong ginawang rubric kanina, kasi mabilisan na po, pwede nyo na po itong mag-grade kapag tapos na po silang lahat. So, check natin. For the sake of this activity, click ko lang po si Sir Aldrin. Tignan ko po, no? Yan po. So, ito po yung account ni Sir Aldrin. Stream tab of Google Classroom. Open in a new window. Ah, kasi naka-Google Docs. Okay po. Ito po, ito yung kanyang assignment. Tapos, dito po, wala pa namang nakalagay kung nagsagot siya. Kasi, di ba may instruction na pwedeng gumamit po ng Google Docs. Kasi saan siya sasagot? Pwede siya sumagot directly doon sa, ano po, sa comment section. Pakita ko kung paano po. Balik po ako sa students account. Yan po. I-refresh ko lang. Tignan ko po kung naka-receive po ako ng assignment. As students, ito po yung makikita ko. Meron po ditong upcoming. Ayan po. Tapos sa stream tab, nandito naman din po yung instruction. Ayan. Rainier Jesus posted a new assignment, stream tab of Google Classroom. Okay, kiklik ko po para makita ko po yung assignment. Ayan. Sa students account, ito po. Turn it. Para ma-access ko po ito, kailangan mag-turn in ako. Ibig sabihin, kailangan ko ma-access. So, got it. So, turn in. Ibig sabihin, ina-accept ko po yung assignment. One attachment will be submitted to blah, blah, blah for stream tab of Google Classroom. So, I will click turn in. Okay po. And then, pag nag-turn in, yan po. Pwede ko na i-click po itong image. Pag-click ko ng image, mag-appear na po siya sa screen. Ayan. Tapos, lalakyan ko na lang. So, medyo maliit lang po, no? May mga numbers po ito. So, di ba ang instruction ni teacher kanina, i-enumerate ko daw yung mga parts. So, dito, may mga numbers na. So, for the sake of this webinar, kunyari, na-discuss ko na po yung parts ng, ano po, ng tab na to. I-enumerate ko po by number kung ano po yung mga tamang pangalan po ng parts na to. So, yan po. Pwede ko na po dyang sagutan. Pwede po dito magsagot. Let's say, 1. Kanyari, yan po yung sagot. 2. Yan po yung sagot. 3. Yan po yung sagot. So, press ko lang po itong
try ko na to para po i-submit ko po yung sagot ko. Okay, kung pwede naman po, pwede po akong mag-private comment. Sir, ang hirap naman ng assignment. Tapos, yan po, pwede po natin i-post. Tapos, ang makakita lang po nito, si teacher, hindi po mababasa ng mga bata kasi it's a private comment or PM. So, parang direct comment ko doon kay teacher. Tapos, si teacher, tingnan natin kung lalabas ba. So, balik ako dito sa class ko na INSET. Tingnan ko, i-refresh ko lang. As teacher account po, no, dito po, may lalabas po dito mga comments. Ito po yung public comments. Meaning, ito po yung mga nag-comment lang sa akin nang hindi private. Hindi ko po makita kasi dapat makikita ko po yung comment ng isang bata na nag-private comment sa akin. Ayan po. Dapat makikita ko po ito. Sa people. Teka po. Kasi may lalabas po yan na meron po akong private comment. Kasi sa classwork po, ito po yung mga nag-turn in. Tapos may natitira pang 73 na hindi pa nagpapasa. So makikita mo po na kung sino pa po yung mga o ilan pa na mga estudyante ang hindi pa nagpapasa, pwede mo silang i-remind sa deadline. Yan po, hanapin ko na lang po kapag may time yung private message po ng isang bata sa akin. Okay po. Yun lang po. Usually, sa Google Classroom, i-finalize ko na lang po yung output. So sa output ng number 7, magpo-post po kayo ng dalawang classes po. Classes po dun sa Google Classroom. Yung papakita nyo po yung class tiles. Ang class tiles po yung nandito sa first part. Yan po. Parang ito na po yun. Magpapakita po kayo a screenshot po ng dalawang ginawa niyong class. Kahit wala naman po laman yung sa loob niyo. Basta nandun lang po yung pangalan po ng inyong class, kung may section nun, at yung syempre yung pangalan po ng teacher na gumawa po ng class. Okay? As my, ano po, end quote, be the best version of yourself in anything you do, and you don't have to live anybody else's story, by Stephen Curry. So tayo po mga teachers, dahil po new normal, so kailangan pakita po natin yung best version natin. Hindi lang po para sa atin, para po lalo-lalo na sa mga bata. So kailangan po natin mag-level up, kailangan po natin mag-aral ng mga webinars, kailangan po natin mag-try po at mag-take ng risk na hindi lang puro stagnant lang po yung natututunan natin. Kailangan po natin na mas maalam pa po tayo sa bata kaysa sa atin po. No? Kailangan ang competition po lagi nasa sarili natin. Kailangan pag-isip mo sa susunod na araw, dapat much better person pa ikaw. Okay po, yun lang po. Thank you very much po. Right. Okay, thank you, so thank you much very much, Sir Rainier. Sorry po, sobrang ano na po, overtime na po. It's okay. Sir Rainier, nasagot niyo po ba yung tanong ni ano kanina ni Ma'am Olive? Yung sir restricted to public siguro, parang ano yan? Nasagot na, no? Opo, ang alam kong restriction lang po, nangyayari po yan pag sa Google Drive. Kasi sa Google Drive po, syempre po, dahil may confidentiality po tayo sa mga files natin, yan lang po yung nagbibigay sa atin ng restriction. Pero kung Google Classroom naman, it's public learning management system. So ito po ay open for everybody. As long as ito po ay naibigay nyo po yung enrolled class code sa mga bata. Alam ko po kung hindi po ako nagpapamali. Naka-confuse kasi sila, sir, dun sa output number 6 ba yan? Yung sa Google Classroom, may nakalagay change to restriction, ganyan, ganyan. Opo. Hindi ko po na-edit yun, ma'am. Alam ko pong mali ko po yun. Hindi po yun na-edit. Okay. Okay. Opo, sorry po. Hindi po yun na-edit. Type po lang yan, ma'am. Type po, wala po talaga hindi. Sorry. Oh, sige po. Sir Rin, follow up po. Paano daw po mag-delete kung mag-delete kami ng Google Class? Mag-delete po ng Google Class. Ito po. Let's say na ito po ay, balik po ako sa teacher account. Ang mag-delete... Ang magdi-delete lang po, teacher account po. Ano eh, ang... Ayan po. Pag magdi-delete po ng teacher account, ito pwedeng delete ko na to kasi iba naman eh. Okay po, dito sa 3 dots po, ayan. Meron po kayong option dito na move, edit, copy, and archive. So,
mag-edit. Tignan ko po no kung paano po mag ano po mag mag ano po tawag dito. Ito naman yung teacher ako. Let's say okay po. Hahanapin ko po kung paano mag-delete kasi hindi ko pa po na ano kung paano mag-delete ng account o ng class pala. Teka lang ko po ah. Wala naman sa class eh. Narinig po. Naitan po ang Aisha. Si ang Aisha? Ako. Pwede po ba na gawin private ang Google Drive? Ay, pwede po. Pwede po ang gawing private ng Google Drive as long as yung sharing niyo po ay nasa restricted. Yung unang option po na restricted. Kasi tatlo po yun, di ba? Restricted, anyone with the link, viewer, anyone with the link, editor. Kung una po, restricted, yun po, private po yung Google Drive. Ibig sabihin, kayo lang po nakaka-access. Yung tanong po na mag- delete po ng class. Lang po. Kasi alam ko po dito. Sir, hindi po yata pwedeng mag-delete. Hindi pa. Ah, sa Tami? I-archive lang. I-archive lang. Ano ba? Sa Google Drive nyo. Pag in-archive. O wala na po sa list of topics. Ah, sige. Click ko po itong archive. Ah, sige po. Lang po siya sa archive. Pag sa archive, i-click ko po ano, tingnan natin po. Ayan. O nawala po siya. I-click ko po itong isa pa, si Felipe. I-archive ko. Ayan, tama. So kapag in-archive, pwede mo naman din siyang ibalik. Kasi na-archive lang naman. Kasi may message dito, no, kapag in-archive. Archive classes can be deleted unless you restore them. This class will be moved to your archive classes and classes o class files will remain in Google Drive. Okay po. Thank you po, Sir Galaxy. Thank you po. Sir Rain, may question pa dito. Question po. Si from Sir Marlon. Opo. Yung mga apps daw ba na kailangan ng mga bata, gagana rin ba sa mga clone na CP, yung mga premium copy, ganyan? Opo, datanong sa akin ni Sir, yan, no? Kung paano ba yung mga smartphone po ay kunyari China phone o China made. Basta ang operating system po ay Android, meron po siyang kakayahan na mag Google apps. Kasi si Android ay produkto po ni Google. Alam ko po. Ang kumpanya ni Google ay Android. So, kung Android po, kahit China phone po yan, basta ang operating system po ay Android, pwede pong mag Google apps. Okay. Ma'am Esme, may nakita ka pa po bang tanong? From Ma'am Maris po, Sir Rainier. Yes, pwede ma'am. Po bang mag-send ng file from Google Drive to Google Drive? Pwede pong mag-send ng file? From Google Drive to another Google Drive? Google Drive, ganyan. Hindi po pwede mag-send ng file. Google Drive to Google Drive. Ang pwede lang po, mag-share ng link. Ang pwede pong magbigay, if I'm not mistaken, ay email o Gmail. Pwede ka pong magbigay ng file. Kunyari, meron kang certificate, ipapasa mo yung certificate mo sa email ng isang co-teacher mo, pwede po. Pero kung drive naman, alam ko, share lang po. Parang collaboration. Kunyari, may file ka kay Sir Tolero, may file din ako. Imbis na ibigay ko kay Sir Tolero yung file, ilagay ko na lang sa Google Drive, tapos isi-share ko na lang sa kanya. Para same kami ng file ang ginagawa. O same kami ng file na nakasave sa Google Drive niya, nakasave din sa akin. Kasi naka-shared file po. Okay. Sir, may isa pang tanong. Ay, sige, sir, ano, Ma'am Ed, yung iba pang tanong okay po. From yes, Ma'am Zaira Jane Cordillon. Yes, ma'am. Question din po, sir. Paano mag-edit ng name of section ng classroom kung nagkamali ako ng name ng section po? Sige po. Balik po ulit sa teacher account. Okay. Let's say ito po, ano, si MLQHS INSET Day 3. So, i-click nyo po ulit iyon. Meron pong gear icon dito, o yung cog and gear. Ayan po. Para baguhin po yung
pangalan ng class o pangalan ng section, click niyo po yung class settings, meron pong class details, babaguhin niyo na lang po yung section dito. Itin ko po, sa pagbago po ng, let's say nagkamali po kayo ng section, meron po kayo ditong settings, nakatabi po ng 9 dots, click niyo po, papasok po kayo sa class settings, and then under class details, baguhin niyo po yung section. Let's say, gawin naman po natin na Newton. Ayan po. So, mababago na po yung section kung sakaling nagkamali po ng detalye sa classes. I hope nasagot ko po, ma'am. Okay, thank you. Sir, ano, Sir Rainier from Sir Aldrin. Pwede daw po paulit yung output number 7 natin? Ah, sorry po. Output 7 po ay ito po. Mag-create po kayo ng dalawang classes sa Google Classroom. Ipipaste niyo po yung screenshot na yon at ilalagay po sa Google Docs. Ang pangalan po ng Google Docs, katulad ng ginawa natin, G Suite for Education Output. Yan po, pakita ko lang po. Hindi ko na po kasi na-edit yung slide. Ito na po yung output 7. Yan po. Paano po? Ito po yan, no? Balik po tayo. Parang ganito, ganitong-ganito na yun. Ayan. Kunyari, ikaw po yung teacher, gagawa ka po ng dalawang class. Tapos, punta po kayo sa class tiles. At lalabas na po yung dalawang classes na na-create nyo po. Tapos, lalabas naman po yung pangalan nyo doon as the name of the teacher. Yan po, ma'am. Okay, sir. May follow-up pa doon. Saan daw po isi-send yung mga folders okay po na nagawa namin? Opo. Yung pag-send po ng file ay si Sir... Ano po, Sir Espina po ang magsasabi sa inyo kung paano po isi-send at saan po isi-send yung mga documents o yung outputs na iaano po natin. Sa hindi ko po alam. Sir Ian Medina, Sir Rain. Opo. Sige, sir. Sir, ano na lang po? Sir, from Sir Ian, paano daw po magbura ng students? Magbura ng students. So, pupunta po kayo sa People tab. Punta po ako ulit sa teacher account. Siyempre, teacher account naman po. So, ito po, sa pangatlo, yung people tab. Lakihan ko lang po. And then, meron po kayo dito, no? Mga list of students. Wala naman akong buburahin dito kasi ito yung gagamitin natin. Burahin ko na lang po siguro yung akin. Yung pangalan ko po. Ayan. So, ito po. Ah, yun na naman. Di ko alam kung ito ba ay mabubura. Pag-click ko ba nun ay mabubura? Honestly, no, hindi ko pa kasi natatry magbura ng mga bata. Pag-click ko nun, wala naman nangyari. Action. Ito, tingnan ko yung action. Ayun, remove. Okay po. So, kung ano po, kung sino po yung kiniklik ko po, let's say ito po, Rainier, Jesus, and then remove. Pwede ko po remove. Pero before me remove mo, pwede ka po magkaroon ng mga precautionary measures muna. Pwede mo muna siyang i-mute. Pag sinabing mute, ang tendency nito, hindi makakapag-post yung bata. Nandyan siya, pero hindi siya makakapag-post. Kumbaga, may klase ka, nandyan lang siya, pero hindi siya makapag-participate. Hindi siya makapag-collaborate kasi nakamute siya. Pero kung talagang sobrang ano, bad niya, you can remove him or her. Tapos yan, i-remove mo na siya. So, mariremove na yung bata dun sa online classroom. So, kung titingnan natin yung list ng students, yung master list, wala na yung okay. Sir Rain, okay. Sir, may isa pa pong question. Ang sabi, automatic daw ba makakita ni student yung G Suite, ay sorry. Sige sir. Yes po ma'am. Ano po? Automatic ba makikita ni? May tanong pa po. Ni student yung G Suite or kailangan palitan ni teacher yung restriction? Makikita po ni student yung G Suite?
Oh, siguro yung yung classroom yung sinasabi dito. Oh. Kasi po yung student, wala pong G Suite account. Ang meron na sila, generic account lang. O general account lang. Ah. So, yung paano sir malalaman pa ni student kung ano? Kung, I mean, kailangan, sa bagay, magkakaroon naman ng ano, code, no? Ipapasa rin sa estudyante yung code to, for them to join or pwede, pwede natin silang i-invite? Ako, dalawa po ulit. Po. Yes po, ma'am. Sa class. There are two ways po, no, para makapag-enroll ng mga bata. Through class code, pwede mo ibigay sa kanila po yung code o kaya i-disseminate sa kanila. And then yung pangalawa po, individually, pwede mo po silang i-invite through email po. At yung mga email po na yun, depende po yung mga bata kung i-accept po yung invitation po. Alright, Ma'am Aileen, thank you so much po, Sir Richard. Okay, so siguro... Oo, nasagot na yata. Yes, thank you. Okay. So kung wala na pong katanungan, Ma'am Aileen, pwede na ba tayong mag-announce? Siguro kung meron pa mga questions, pwede natin i-PM anytime si Sir Rainier, no? Oo. Ma'am, pwede ko pong balikan na lang po, ma'am, yung summary po ng mga outputs. Yes. Okay. Move on na tayo po. Ang output po, ito po, ah, i-flash ko po sa screen. So, normally po, kasi di ba pag sa output po, talagang konti lang. Kaya lang dahil hindi po ako nagbigay po ng output nung Wednesday, ito naman po talaga yung pagagawa ko sa Friday. Una po ay nag-jamboard po tayo, no? So kailangan yung screen siya po, jamboard kasi nyo, ay naka-paste na po sa Google Docs. Ang pangalan po ng Google Docs po ay G Suite for Education Output. Itong pinapakita ko po ay talagay ko po yan sa group chat natin para ma-remind po kayo palagi. Second output. Yung output po na gagawin ay maglalagay po kayo ng folder o mag-create kayo ng folder gamit po yung pangalan na session 3 underscore last name underscore first name. Yan po yung i-check ng TWG na at hindi nyo po kailangan i-screenshot na po yan. Pangatlo po, mag-upload po kayo ng dalawang files dun sa folder na ginawa yung session 3, last name, first name na folder. Specific po, isang picture file at isang document file. Ano anong klase format? At yung document file po kailangan gawa po ng hindi Google Docs, hindi po Google Slide, at hindi Google Sheets. Kailangan po gawa po ng yung kalaban po niyang brand o yung kalaban niyang company. Okay, next. Si Output Alert 4, gagawa ka po ng screenshots ulit. Ipopost, ipopaste mo po yun yung dalawang Google Drive views mo sa Google Docs mo na List View and Grid View. So, dalawang views po, no? List view and grid view ng iyong Google Drive. List view po yung nakalista, grid view yung mga nakabox. May mga thumbnails. Output alert 5. Ito po, ito yata yung ano po. Go to your folder, change the setting, babaguhin nyo po yung restriction nyo ng restricted or restricted to anyone with the link. Pwede na po yung viewer. Yan po, viewer. Okay, next. Output alert number 6. Open nyo po yung classroom nyo sa Google. Nag-join na po yung iba sa akin sa MLQHS INSET Day 3. Magko-comment po. Kung saan po kayo banda nakakomment, yun po yung ipipaste nyo po yung screenshot. Baka nag-post po kayo ng screenshot, hindi naman namin mahanap yung pangalan po ninyo. So, paano po namin malalaman yung proof of attendance? So, kailangan, mabalik po tayo. Kung nag-post po kayo ng message, kailangan yung ano po, nakikita po yung pangalan po ninyo sa stream. Kanyari si Ma'am Zaira, eto po, pwede niya pong i-screenshot to kasi nandiyan siya sa unahan. Pwede niya na po ito i-post sa kanyang Google Docs kasi nakikita naman po yung buong pangalan niya. So kung kunyari kung ako po, Rainier De Jesus, tas wala naman po Rainier De Jesus dito, mahihirapan po kami maghanap dun sa screenshot. Kailangan nandun po yung pangalan. Next po. And last one.
Ito po wala po ito, no? Kaya po minalito po siguro. Sorry po. And output alert 7, open your Google Classroom, mag-create po ng dalawang classes. Parang ganito po. Ah, nabura ko ng isa. Ipo-post niyo po yan sa inyong Google Docs. Yun po ang ating pitong output. Yan. Thank you po. Okay na po. Hi, ma'am, sir. Ready. Tapos sa video. Hello po, ma'am. Okay. Stop. Presenting. Thank you po sa pakikinig kahit medyo nag-overtime po tayo at napaka-technical din po ng mga na-discuss po namin pero honestly po hindi ko pa po lahat na-discuss kasi kung di-discuss po natin yan, mahaba po. May mga webinars po na 5 days ang G Suite for Education pero thankful po ako sa binigay po ng opportunity ng mga master teachers ni Dr. Gundran na makapag-present po sa inyo ng konting nalalaman ko po sa Google Drive na in-apply ko po at natutunan ko po sa mga webinars din po na napapanood ko po araw-araw. Thank you po. Okay, thank you so much, Sir Rainier. Siguro naintindihan din naman ng ibang teachers, medyo nag-extend tayo kasi very technical yung ano yung topic. Ma'am Ed? Ma'am Ed? Wala siya. Ma'am Antari Ed? So for Antari ng MC natin nasa kotse. Antari nga naka-kotse. No, talaga naka-upo lang dito. Para kang pilot. Sorry naman. Lumabas ako. Para kang chopper. Antari, di ba? Okay. So, para po sa ating ano, Ed, oh, hindi ka na pala, Ed. Sige na. Sorry po, na may bumiling po. Ayan. Tindera mo. Ibigay na po ba? Pinapatawa lang kita, Ma'am Eileen, kasi kanina, emotional ka kanina, pinapatawa lang kita. Oo nga, pasensya na po kayo. Okay, Ma'am Eileen. Ma'am Ed. Okay, bibigay ko lang po yung dapat na i-prepare ng ating mga co-teachers for the next INSET on Monday. Sir Galaxy, pakinggan yung reminders po ni Ma'am Makwa. Hello, sir. Mga sakit po. Medyo sakit po. So, ito po yung reminder po na kailangan natin gawin para sa Monday po. Ibu ko to be author. Kailangan natin ito. Mama Eileen, narinig ba ako? Mama Eileen. Naririnig po. Okay po. Kailangan po natin i-install yung Kotobi Author sa laptop. Ito po. Ang bibigat. Sa totoo lang, hindi ka kaya talaga na sa'yo ng laptop na... Hello po, Ma'am Ed. Opo, ganilin. Siguro ano, pagka-flash, ano na lang, i-screenshot na lang po ng mga teachers yung ano instruction po ni Ma'am Makwa. Opo. Okay po, na-flash na po ni Sir Galaxy yung mga kailangan para sa Monday, pa-screenshot na lang po. Kung meron pong complaint, kung meron pabigat, yan po, hindi na namin masasagot ni Ma'am Eileen. Try na lang po muna natin gawin. Maraming salamat. Yung link po sa Padlet at saka sa ating attendance. Na po ba ulit? Tama ba ako, Ma'am Eileen? Nan
nandiyan na sa chat box natin eh, yung link. Kanina pa, okay. Kanina pinost si Sir Jose. Ayan po, 2 minutes ago. Tapos yung sa attendance link po, ipa-flash din ni ano, ni, ayan. Andiyan na, nai-post na ni Sir Jose Espina. Okay. Ngayon po ipa-post naman ni Sir Galaxy yung ating, yes. Ayan, thank you so much po. Ayan po ang ating link. Ma'am Ed, nababasa mo ba? Opo. Yung sa Padlet, ma'am, ayan, nakapost na po sa live chat. Yung padlet.com sa attendance, hindi ko pa siya makita. Ayan, pag-forward na lang po sa mga gym. Okay. Ayan. Meron pa po ba tayo, Sir Jose, Sir, ano, Sir Tolero? Meron pa po ba tayong ihahabol para bago tayo maghiwa-hiwalay ngayon? Ang araw? Sir Tolero. Ma'am Eds? Okay. Ma'am Aileen, siguro wala na. So, mukhang wala na. Wala na. Kasi parang tulog na sila. Joke. So, that's all for today. Thank you for participating at sa paghihintay natin, ay pag-extend natin ng konti. Pero very meaningful at saka marami tayong natutunan. Di ba, Ma'am Eds? Yes, oo naman. At kailangan nating matutunan talaga sa ayaw at gusto natin. All right. So, yes. Kung wala pong katanungan, so, pala Sir Tolero, Ma'am Aileen, paalam na po tayo. Okay, bye for now, teachers. Thank you po. Good afternoon. Good afternoon po sa lahat. Paalam po.